Please go ahead and present your case. Sambit ng judge sa hearing na nagaganap kasalukuyan. This woman, including her son, have been accused of theft, but they have been wrongly accused. They are innocent. Tugo naman ang public attorney na nagtatanggol sa mag-inang si Vivian at Ismael. Naluluha pa rin si Vino sa kanyang nasaksihan. Ang dalawang akusado ay may puwang sa kanyang buhay. Si Ismael, ang binatang minsan niyang tinulungan noon isang taon ang nakalipas, at si Vivian na parte na ng kanyang nakaraan. Si Vivian, nainiwan niya noon upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng abogasya sa Amerika. Well, that I will decide. To arrive at an impartial judgment, I need to hear facts of the case from both of the parties. Muling sambit ng judge. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button, dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Labing apat na taon ang nakararaan. Oh, bakit ka naman umiiyak, mahal? Ang nanay ni Vivian. Eh kasi po, nay, inaasar nila ako sa school. Sumbong naman ni Vivian sa kanyang nanay. Umuwi kasi itong umiiyak galing school. Grade school student pa lang ang batang si Vivian. Pagbabasura ang hanap buhay ng mga magulang ni Vivian, at ito ang pinagkukunan ng kanyang mga magulang ng pangsuporta para sa pag-aaral niya. Eh ano naman ang inaasar nila sa'yo? Lumapit naman ang kanilang tatay. Sabi nila family, iyaw daw po tayo, tay. Nalulungkot pa rin sumbong ni Vivian sa kanya namang tatay. Mababaho daw po tayo. Dagdag pa ni Vivian habang umiiyak. Anak, totoo ba na mababaho tayo? Ikaw ba, mabaho ka ba, anak? Hindi ba't naliligo ka naman palagi? Bago ka pa nga pumasok ng school, di ba naliligo ka naman? Sinusubukan ng nanay ni Vivian na paliwanagan siya. Oo nga naman, anak. Bakit tayo magpapa-apekto kung hindi naman totoo, di ba? Sang-ayon naman ang kanyang tatay. Saglit pa ay tumigil na ang batang si Vivian sa pag-iyak at niyakap siya ng kanyang ina. Alam mo, anak, hayaan na lang natin ang mga taong nanghuhusga sa atin. Kung sabihin nila na mabaho tayo, bahala sila, hindi ba? Ang importante, alam natin na hindi tayo mabaho kasi palagi naman tayong naliligo. Napatawa pa ng bahagya. Dagdag pa ng kanyang nanay. Tama, anak. Kaya sa susunod na asarin kanila, mas maigi na sabihin mo sa teacher mo para mapagsabihan sila. O gusto mo ba kami na lang ang pumunta ng school mo at pagsabihan ng mga nang aasar sa'yo? Suggestion pa ng tatay niya. Naku, huwag na po, tay. Okay na po ako. Tsaka tama po kayo. Mas mabuti pang huwag ko na lang pansinin at magsasawa din po sila. Hindi naman po ako mabaho eh. Nakanguso pa si Vivian. Kinakahiya mo ba kami, anak, kasi yung hanap buhay natin pagbabasura? Biglang tanong naman ang nanay niya. Hindi po, nanay, ha. Proud na proud po ako kasi kayo po yung magulang ko. Kahit ganito po ang trabaho ninyo, ay nakakapasok po ako ng school at nakakabili ng pagkain natin. Ang mahalaga po ay marangal na trabaho. Mabilis naman natugon ni Vivian. Napangiti naman ang nanay at tatay ni Vivian. Niyakap nila ito ng mahigpit. Kinabukasan ay sobrang agang nagising ni Vivian. At dahil maaga pa para pumasok ng school, ay naisip niyang sumama sa kanyang mga magulang upang mangalkal ng basura. Sure ka ba, anak, na sasama ka? Tanong ng kanyang ina na inaayos ng kanyang gamit upang doon na maligo malapit sa pwesto ng pagkakalkala nila ng basura. Opo naman, ay. Hindi na naman po ako inaantok eh. Sagot naman ni Vivian. Oh, isuot mo. Medyo maamoy doon, baka sumakit ang tiyan mo. Inabot kay Vivian ng isang face mask. Isinuot naman ito ni Vivian at lumakad na sila papuntang tambakan. Pagkarating doon, ang baho nga dito, sa isip-isip ni Vivian.
Dahil bata pa, hindi naman mapigilan ni Vivian ay hindi magkomento sa naaamoy. Natural, tambakan ng basura kaya mabaho talaga. Nakaupo lamang si Vivian malapit sa kanyang mga magulang na nagsimula ng mangalkal. Lumipas ang isang oras ay lumapit na sa kanya ang kanyang ina. Anak, halika na at maligo. Oras na para pumasok. Agad namang sumunod si Vivian at naligo na sa libreng banyong malapit sa tambakan. Pagkatapos maligo ay pinakain na siya ng kanyang ina ng almusal. Pagkatapos kumain ng almusal ay nagready na si Vivian para pumasok. Ihahatid na sana siya ng kanyang ina sa labasan dahil malapit lang din naman doon ang school niya. Huwag na po, Nay. Okay na po ako. Kaya ko naman na po. Pagpipigil pa ni Vivian sa ina. Humalik na sa kanyang ina at bumalik na sa trabaho. Na makalayo-layo na ang nanay ni Vivian ay nagsimula na siya maglakad ngunit hindi niya na napansin ang balat ng saging sa kanyang daraanan. Ay! Nadula si Vivian at napahiga sa mga basura. Naiiyak siya dahil amoy na amoy at kapit na kapit ang basura ngayon sa kanyang uniform. Ngunit lalo siyang nalungkot nang tanawin ng mga magulang na pagod na pagod at nagtitiis na mga alkal ng basura. Mapag-aral lamang siya at makakain sa araw-araw. Kaya naman, ang binabalak niyang tawagin ng ina at sabihin dito ang nangyari, ay isinantabi niya na lang. Pumasok na lang si Vivian ng school na suot ang uniform na amoy basura. Yuck! So ew! Sino po yung babaho? Maldito ang pang-aasar ng isa niyang kaklase. Hindi na nagsasalita si Vivian dahil sa pagkakataong ito ay totoo na ang akusasyon sa kanya ng mga kaklase. Naiiyak na lamang siya ngunit pinigil niya ang pag-iyak at nagubog na lamang sa upuan. Patuloy na nang asar mga kaklase niya dahil wala pa rin ang kanilang teacher. Umiiyak na si Vivian. Hoy, bakit niyo ba inaasar si Vivian? Bumalik na nga kayo sa mga upuan ninyo. Papunta na dito si teacher. Sabi ni Vino na kakagaling lang ng kantin. Eh bakit ka ba na-epal dito, Vino? Pinagtatanggol mo si Vivian? Kadiri! Bumalik na sa kanya-kanyang upuan ang kanilang mga kaklase, ngunit ang nangaaway at nangbubuli kay Vivian ay nanatiling nakikipagtalo kay Vino. Bahala ka. You will gonna be like her. Sabagay, match naman yung name ninyo. She's Vivian Kadiri. And you're Vino Mabaho. Tumawa ng malakas at mapangasar. At nagtawanan na din lahat ng mga kaklase nila. Lalo pa napaiyak si Vivian, as in hagulhol. Class? Biglang dumating ang teacher nila at nagulat ang lahat at nagsipagtahimik. Gulat na gulat din ang batang babae na nangaaway kay Vivian. Kinabahan siya at huling-huli siya na wala sa kanyang upuan. Ganon din si Vino. I heard all your mean words, and I didn't like it. You know how prohibited to use foul words here and bully your classmates, right? Istriktong sambit ng teacher nila. Hindi naman nakakibo ang batang babae at nanatiling tahimik. Vino, please return to your seat. At bumalik na si Vino sa kanyang upuan. And you, Catalina? I want to see your parents tomorrow. Sabi naman nito sa batang babae na nangaaway kay Vivian. But teacher! Paiyak na tutol sana nito. Go back to your seat. Now! Mariin namang sagot ng teacher nila. Mabilis na bumalik sa kanyang upuan si Catalina. At si Vivian naman ay nanatiling nakasubsob at umiiyak. Lumapit ang kanyang teacher. Vivian, please stand straight. Malumanay na sabi nito kay Vivian. Umangat naman ang kanyang ulo si Vivian at awang-awa ang teacher niya nang makita na punong-puno ng mga luha ang mga mata nito. Napansin din ito na maamoy at madumi ang mga bandang likuran ni Vivian kaya siya inaasar ng mga kaklase nito. Kaya isinama niya ito sa faculty nila upang i-request ang bagong uniform. Teacher, wala pong ibabayad ang nanay at tatay ko dito. Sabi ni Vivian habang hawak-hawak ang bagong uniform niya na bigay pala ng kanyang teacher. Ano ka ba? Alam ko naman na hindi pa afford ng parents mo na bumili ng uniform mo na bago. Huwag kang mag-alala, Vivian. Ako nang bahala. Isipin mo na lang na advance birthday gift to sa'yo ni teacher, okay?
Kaya sige na, maligo ka na doon sa toilet ng mga staffs at palitan mo na yung suot mo. Nakangiti namang sagot ng kaniyang teacher. Sabay abot pa ng isang paper bag na may mga lamang toiletries na gagamitin naman ni Vivian sa pagligo. Meron na rin itong disposable underwear dahil alam niyang kailangan din ito ni Vivian. Aware ang teacher ni Vivian sa kung anong klase ng pamumuhay meron nito. Alam din niya na nagbabasura lamang ang mga magulang ng bata, kaya't kung minsan na hindi talaga maiiwasan na asarin ito ng mga kaklase. Naawa na lamang siya sa sitwasyon ng bata, ngunit natutuwa siya dahil masipag na bata si Vivian at mataas ang grado. Nang bumalik na sila ng kwarto ay hindi na maamoy at madumi ang suot na uniform ni Vivian. Wow! Ang bango mo na, Vivian ah! Puri ng isa pa niyang kaklase. Oo nga, Vivian! Tapos, bago pang uniform mo! Sabi pa ng isa pa niyang kaklase. Nakangiti naman si Vivian at hindi na katulad kanina na punong-puno ng luha ang mga mata. Nakangiting nakamasid naman sa kanya ang batang si Vino, habang ang batang si Catalina naman ay nanggigigil sa isang tabi. Please go back to your seat now, Vivian, and let's start the class. At nagsimula na nga ang kanilang klase. Oh, anak, andyan ka na pala. Nagmano si Vivian sa kanyang ina, halos kararating lang niya galing sa tambakan. Parang may bago sa'yo, anak. Agad namang napansin ng kanyang tatay ang bago niyang uniform. Kanino yung suot mo, anak? Inakasampay sa labas yung uniform mo at saka... Teka, bakit mo pala nilaban yon? Hindi ka naman marunong maglaba. Pagtataka pa ng kanyang nanay. Ah, bigay po sa akin ni Teacher Nay, Tay. Tapos po, nilaban ko na lang po yung uniform ko kasi akala ko po baka gabihin kayo eh. Wala po akong magawa kaya sinubukan ko pong maglaba kung marunong ako. Pagpapalusot ni Vivian. Mas minabuti na lamang niyang ilihim ang pagkakatumba niya sa basurahan dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang mga magulang. Kaya naman ang batang Vivian ay naglaba ng kanyang uniform kahit hindi pa siya marunong. Basta, matanggal lang ang amoy nito. Ay sus, si mamaya baka naglaro ka lang ng sabon, ha? Nangaasar namang sagot ng kanyang inay. Anak, wala naman tayong ibabayad sa uniform mo na yan. Nag-aalalang sabi naman ng tatay niya. Tay, nay, wala naman po kayong babayaran dito. Nagkatinginan ng mag-asawa. Bigay na daw po ito sa akin ni teacher kasi mabait daw po akong bata. Reward daw po niya sa akin kasi hindi daw po ako ma-absent. Hindi na lang din niya sinabi ang pag-iyak niya sa school dahil sa pambubuli ng ibang kaklase. Ang bait pala naman ng teacher mo, anak. Masayang sabi tuloy ng kanyang tatay. Napangiti na lamang si Vivian at napakamot ng ulo ng bagya. Ayan na si Vivian kadiri. Narinig ni Vivian habang naglalakad pa uwi ng bahay dahil tapos ng kanilang klase. Hindi niya ito pinansin dahil ayaw niya ng gulo. Ngunit hindi na kontento ang batang lalaki na nambubuli sa kanya. Humarang ito sa daraanan niya. Hindi niya ito kaklase kaya't nagtaka naman si Vivian kung bakit alam nito ang pang-aasar sa kanya ng mga kaklase niya. Bigla siyang tinulak nito. Tunay palang mapaho ka. Grounded ang pinsan ko kaya hindi kami makapaglaro ng Roblox. At dahil sa iyo yun, dagdag pa nito. Sinong pinsan ba sinasabi mo? Tanong ni Vivian na pinagpagan ang kanyang palda. Nako, nagmamaang maangan ka pa. Akmang itutulak sana ulit si Vivian. Hoy, Carlos! Bigla namang dumating si Vino para tulungan muli ang kawawang si Vivian. This time, hindi naman umiiyak si Vivian dahil kung hindi naman dumating si Vino ay balak na sana niyang patulan si Carlos. May tinatago rin kasing kamalditahan si Vivian kaya kapag naagrabyado siya ay minsan gusto na talaga niyang gumante. Siyempre, mga bata. Bakit ka naman nakikisali dito, Vino? Kilala pala ito ni Carlos, magkaibigan ng kanilang mga magulang. Kalalaki mong tao, pumapatol ka sa babae? Bakla ka ba? Gusto mo bang matulad ka sa pinsan mong si Catalina na grounded? Pananakot pa ni Vino. Napatingin naman sa kanya si Vivian. Kaya pala ay inaway ni Carlos dahil pinsan pala ito ng batang nang bubuli sa kanya.
May araw din kayo sa akin. Pangbabanta pa ni Carlos sa tumakbo na rin. Binalikan na ni Vino si Vivian. Okay ka lang ba? Tanong nito sa batang si Vivian. Oo naman. Uupakan ko na sana kung hindi ka dumating eh. Pagyayabang naman ni Vivian. Matapang ka pala eh. Natatawa namang sagot ni Vino. Pero masama daw ang gumante, sabi ng nanay at tatay ko. Pahabol naman ni Vivian. Eh, paano? Hahayaan mo na lang sila na apihin ka? Medyo naiinis naman na tanong ni Vino, hindi na nagsalita pa si Vivian. Pero salamat nga pala kasi palagi mo akong pinagtatanggol ha. Bigla na lamang ito nagpasalamat. Wala yun. Sabi kasi ng mami ko, dapat daw pinagtatanggol ang mga naaapi. Kaya nga paglaki ko, gusto kong maging isang attorney. Nakangiting sabi ni Vino sabay umakyat sa hindi kataasan na tipak ng bato. Nakatingala naman si Vivian. Bumaba ka nga dyan, baka malaglag ka eh. Hinigit ng bahagya si Vino. Kaya napasalo ito ng baba. Kaya naman nahulog si Vino, ngunit hindi naman ganong kagrabe ang pagbagsak nito. Napaupo lamang siya. Sa halip na umiyak at masaktan ay nagkatawanan pa silang dalawa ni Vivian at simula noong araw na yon ay naging matalik na silang magkaibigan. Si Vino ang palaging nagtatakol kay Vivian sa tuwing binubuli ito ni Catalina. Maging ang pinsan nito na si Carlo ay wala na rin magawa sa tuwing kasama ni Vivian si Vino. Si Vino ay galing sa isang mayamang pamilya. Ang daddy niya ay isa sa pinakamayamang businessman sa kanilang lugar. Milyonaryo na talaga ang kanyang daddy nang makilala ang mommy niya. Mommy, I have homeworks po. Pwede po ba ako magpatulong? Isang hapon pagkagaling ni Vino sa school ay nagpapaturo siya sa kanyang mommy para sa kanyang homework. Naroon din ang daddy niya at nagkakape. Nakatingin lamang sa kanila. Ang tanging nasabi ng mommy niya habang nakatingin sa asawa. Tumitig lang din ang daddy ni Vino sa kanilang mag-ina. Vino? Bigla siyang tinawag ng daddy niya. Lumingon naman si Vino sa daddy niya at baka sa mukha nito ang pagka-disappointed. Come here. Sabay lapit namin sa ama. Paglapit ni Vino sa daddy niya ay tumalikod na ang mommy nito. Tinanaw niya ang mommy niya hanggang makaakyat na sa itaas at bumalik na ng kwarto. Dito ay nakaramdam na ng kalungkutan si Vino. Don't mind your mom. She's tired, I guess. Let me help you then. At ang daddy na lang niya nagturo sa kanya para sa homework niya. Nang matapos na silang gumawa ng homework ay nauna na ang daddy niya sa taas at naiwan siya upang ayusin ang kanyang mga gamit. Maya-maya pa ay umakyat na rin si Vino para itago sa kwarto niya. Palampas na sana siya ng kwarto ng kanyang mommy at daddy ay may bigla siyang narinig na pagtatalo. Pinalampas ko ng ginawa mo kapalpakan because of your stupidity. I lost my big client because of that bullshit signature that you can't even do. And now, Vino? Hanggang kailan mo ba siya tatanggalan ng karapatan na makabonding ka about his studies? You didn't even care to learn by yourself. Ayaw mo din naman na mag-home study. Kaya kong palampasin lahat ng katangahan mo, Marietta. Pero ang about kay Vino? Kung paano mo siya isineset aside during his pampering bond with you? I don't know. Biglang lumabas ang daddy ni Vino at naabutan siyang nakikinig sa kanilang pagtatalo ng asawang si Marietta. Napahiya ang daddy ni Vino na si Roger. Kaya naman hindi na ito lumapit kay Vino upang magpaliwanag. Tiningnan lamang niya ang anak ng mata sa mata at umalis. Narinig na lamang ni Vino na umandar na ang sasakyan nito. Pinuntahan agad niya ang mommy niya na iwang umiiyak sa kwarto nila. Mommy? Niyakap ng mahigpit ang luwaang si Marietta. Nakilala siya ni Roger na no read no write. Tanggap siya ng asawa dahil sa sobrang pagmamahal nito sa kanya at wala pang isang buwan kasali nagdadalang tao na si Marietta. Ito na nga si Vino. Lalong napamahal si Marietta kay Roger. Sinubukan nito na tulungan si Marietta na makapag-aral ngunit dahil sa bagong panganak at first baby nila si Vino ay mas pinili ni Marietta na alagaan na lamang ang anak. Mas nag-focus siya kay Vino kaysa sa pag-aaral. Marami na rin na-hire si Roger na teacher para turuan si Marietta at home. Ngunit wala talagang atensya niya dito. Sumuko na lang si Roger sa pagpupush sa asawa na mag-aral. Hanggang sa nagkakaproblema na siya dahil sa wala itong alam. Mangmang kumbaga.
at nasasaktan si Vino para sa kanyang mommy. Habang lumalaki siya at nagkakaisip, ay naiintindihan niya na ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Lalo na pagdating sa kanyang pamilya. At sa halos araw-araw na nakikita niyang inaaway ng daddy niyang ina, ay mas nagiging sensitibo siya para dito. Napaiyak si Vino nang niyakap ang ina. Patawarin mo ako, anak. Umiiyak na sambit ni Marietta. Sorry kung walang magawa si mommy para tulungan ka sa mga assignments at projects mo. Sorry kung tanga si mommy. At napahagulgol na nga ito. Mommy, hindi po kayo stupid. Ngaling-ngaling isang batang paslip. Sorry mommy if hindi kita mapagtanggol kay daddy right now. Punong-puno ng mga luha ang mga mata ni Vino. Hinawakan naman ni Marietta ang pisngi ni Vino at pinunasan ang mga luha nito. Anak, hindi mo kailangan gawin yon. Kahit nagagalit sa akin ang daddy mo, ayoko na magalit ka rin sa kanya. Maraming mga dahilan kung bakit napapadalas na magalit siya sa akin at sana mas maintindihan mo pa siya. Ang gusto kong gawin mo anak ay mag-aral ka mabuti at magtapos ng pag-aaral. Ayoko na matulad ka sa akin na walang pinag-aralan. At hiling ko sana anak ay matapos mo ang kursong pangarap ko para sa'yo. Gusto kong maging abogado ka. Hindi mo man ako nagawang ipagtanggol sa daddy mo ay magagawa mo maipagtanggol ang ibang taong naaapit na aagrabyado. Mangako ka anak ha. Patuloy na lumuluha ang ina habang nakatingin sa mga mata ni Vino. Hindi na umuwi ng gabing yon ang daddy niya. Lumipas ang isang linggo, dalawang linggo, buwan, at halos isang taon na hindi na naging okay ang pagsasama ng kanyang mga magulang. Nagpa siyang makipaghiwalay si Roger kay Marietta at dahil wala namang sapat na kakayahan at kalinangan ay natalo si Marietta sa hearing at hindi nakuha ang custody ni Vino. Dinamdam ito ni Marietta. Nagkasakit siya at wala pang isang buwan ay pumanaw na rin. Labis itong dinamdam ng batang si Vino. Ngunit tinatak niya sa isip niya ang palaging sinasabi ni Marietta na huwag magagalit sa kanyang ama. Pinagpatuloy pa rin ni Vino ang kanyang buhay at ginugol ang sarili sa pag-aaral. You miss her? Tanong ni Roger. Dinalaw nila ang punto ni Marietta dahil birthday nito. Kakagaling lang nila ng Amerika dahil doon sila nag-spend ng summer. So much, Dad. How about you? Did you miss her? Medyo sarcastic na tanong ni Vino sa ama. Kahit pinakikisamahan niya ang ama, ay hindi pa rin niya mapigilan ang sarili na magtanim ng sama ng loob dito. Ito ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang mommy. Pero mas pinili na lamang niyang ikimkim ang lahat para na rin sa kahilingan ng inang na mayapa. Of course I do. Sabay suot ng sunglasses at niyakag na si Vino pa uwi. Let's go. At umuwi na nga sila. Uy, Vino! Si Vivian na hinahabol si Vino dahil pasok na naman. Senior high school na sila at pareho na rin sila ng school na pinapasukan dahil scholar si Vivian sa private school na ito. Hey! I'm glad to see you around. Bati naman ni Vino. Wow ah! Porkit galing ka lang sa States, imported ka na magsalita. Tumawa pa ng malakas si Vivian na inaasar si Vino. Tinignan lamang siya ni Vino dahil wala ito sa mood. Ito naman, napakaseryoso mo naman. Inaasar lang kita eh. Sadya namang Inglesero ka kahit nung bata pa tayo, di ba? Sorry naman. Panunuyo pa ni Vivian. Okay then. You have to treat me. Banat naman ni Vino. Hoy, wala pa nga akong allowance eh. Kasama kasi sa scholarship ni Vivian ang kanyang baon-baon sa school. Aba, nagtatampo namang sabi ni Vino. Well, well, well. Look who's here. Biglang dumating naman ang grupo nila Catalina. Sobrang dikit mo naman yata kay Vino at kahit saan siya magpunta, you keep on following him. Is that what really makes you feel na babango ka na? I mean, look at you. Nothing has changed kahit high school na tayo. You still smell awful. Ew! Sabay nagtawanan ng mga kasama nito.
Well, you stop, Catalina. Naiinis naman sambit ni Vino. Nanatiling tahimik naman si Vivian. Why should I? Sabay irap. Let's go, girls. Baka mahawa pa tayo ng Vivian Kadiri na yan. At umalis na nga sila Catalina kasama ng grupo nito. I'm sorry. Pag-comfort naman agad ni Vino kay Vivian. Ano ka ba? Okay lang, no? Hindi ko naman na sila para pagpapansinin. Hello? Palaki na kaya tayo? Alam mo naman si Catalina, parang isip bata pa rin. Malawak na pangunawang sagot naman ni Vivian. Oo nga eh. Catalina still immature. Anyway, come with me. Hinigit ang kamay ni Vivian. Aba, teka, saan tayo pupunta? May klase na tayo mamaya, ha? Hinatak naman pabalik ang kanyang kamay. Here lang, sa mini stop. Sabay turo sa labas. Mini stop? Hoy, Pinocchio! Pinocchio is from the name Pinocchio, which is bansag ni Vivian dito dahil sobrang tangos ng ilong ni Vino. Tigilan mo ako niyan ha at wala akong perang panlibre sa'yo dyan. Nakaduro pa sa binata. Hinablot pa rin ni Vino ang mga kamay ni Vivian at bahagyang kinaladkad palabas ng gate. Sa tapat kasi ng school nila ay naroon ang mini stop. Habang papalabas sila ng school ay umuusok na naman ang ilong ni Catalina habang tinitingnan ng dalawa. They're so sweet! Hindi na napigilan ng isa niyang kaibigan na magsalita. Shut up! Nainis naman si Catalina sa comment na ito. Matagal na pala niyang gusto si Vino kahit noong grade school pa lang sila. Kaya naman mas lalo niyang pinag-iinitan si Vivian dahil si Vino palagi ang tagapagtanggol nito. Sobra siyang nai-insecure kay Vivian dahil napakaganda naman talaga nito. Maganda rin naman si Catalina. Pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya mapansin-pansin ni Vino. I want this, this, and this one. Ang daming dinampot ni Vino. Halos mapuno na ang counter dahil sa mga binili niya. Paglingon niya kay Vivian ay kitang-kita ang panlulumo nito at binubuksan na ang wallet. Nasilip ni Vino na 50 pesos na lang ang laman ng wallet ng dalaga. Kinurot niya ng bahagya ang chin ni Vivian at nagulat naman ito. You have nothing to worry about. I'm gonna pay for this. At nagbayad na nga si Vino. Nakahinga naman ang maluwag si Vivian, nakabado-kabado na dahil akala niya ay seryoso talagang binata sa mga sinabi. Let's go. At lumabas na sila ng mini stop. Loko ka, Pinocchio, ah. Kinabahan ako dun, ah. Sabay siko kay Vino. Muntik namang masabit si Vino dahil napatawa siya habang umiinom ng sito. You think I'm that kind of guy na magpapalibre talaga? Umirap na nakangiti kay Vivian. Sige na, uwi mo na lang yung lahat para may pang-snack ka sa bahay. Sabay abot kay Vivian ang mga pinimili niya sa mini-stop. Sigurado ka ba dito? Ang dami nito, ah. Tinitingnan ang mga pinamili ni Vino. Mostly ay mga finger foods, noodles, and some stuff. Ano ka ba? It's a small thing. At saka kulang pa nga yan eh. Sabi naman ni Vino. Salamat ha. Walang ano-ano ay biglang hinalikan sa pisngi ang binata. Nanlaki naman ang mga mata ni Vino dahil iyon ang kauna-unahang kiss na nareceive niya bukod sa paghalik ng mami niya sa kanya noong bata pa siya. Parang may kakaiba siyang naramdaman sa kiss na yun ni Vivian. Kahit pasabihing sa pisngi lang, paghalik ni Vivian ay bigla naman itong tumakbo papunta ng room nila dahil maging siya ay nabigla sa sarili kung bakit niya nagawa iyon. Bigla siyang namula at nakaramdam ng hiya kay Vino. Naiwan si Vino na tulala at nagtataka pa rin kung bakit iyong ginawa ni Vivian. Pagpasok nito ng room ay hindi maalis ang titig kay Vivian. Si Vivian naman ay umiwas ang mga mata sa binata. Samantalang, nakataas naman ang mga kilay na Catalina sa walang pagod na pagmamasid niya sa dalawa. Buti na lang ay hindi nito nakita ang paghalik na ginawa ni Vivian kay Vino. Panigurado ay magwawala ito. Maya-maya pa ay dumating na ang kanilang teacher. Nag-awasan na at nagmamadali na si Vivian na lumabas ng room nila. Sinubukan niyang iwasan si Vino dahil sobrang hiyang-hiya talaga siya sa binata. Nakita niya si Vino at humabol ito. Hey, Vivian! Tawag pa ni Vino. Bago lumingon ay napapikit muna si Vivian. Ano? Patay-mali siya na tanong niya kay Vino.
Tatakbo na sana papunta sa kanyang binata, ngunit biglang sumulpot sa harapan nito ang grupo ni Catalina. Vino! Maarteng tawag nito kay Vino. Natigilan naman si Vivian, ngunit parang magandang pagkakataon nito para sa kanya upang makatakas na, upang makaiwas. Dahil nakaharang na sila Catalina sa daraanan ni Vino, ay hindi niya na natanaw si Vivian. What then, Catalina? Medyo naiinis siyang tanong sa dalaga. Remind ko lang sana sa'yo yung about sa sports fest natin. It's okay with you naman, diba, if ako yung magiging partner mo as your muse? Since yung professor naman natin yung nag-decide. Namimilipit ang mga dilang pagsasalita ni Catalina. You know what, Catalina? Do whatever you want. Sagot ni Vino na pilit pa rin tinatanaw si Vivian. So it's okay with you na? Excited ang tono ni Catalina. Whatever, okay, I have to go. At tumirat siya na si Vino upang mahabol si Vivian. Ngunit paglabas niya ng campus ay wala na ito. That was fast. Ang tangi niya na lang na nasabi. Napapatili si Vivian sa kanyang unan. Mahina lang ito dahil natatakot siyang baka marinig siya ng kanyang inay at itay. Bakit mo ba kasi ginawa yun, Vivian? Kinausap niya ang kanyang sarili. Ang tanga-tanga mo naman. Parang paiyak ng mukha, ngunit hindi naman talaga iiyak. Dagdag pa ni Vivian. Hanggang sa nakatulog na lamang siya, nagulong-gulong ang isip kung bakit ganon ang kanyang ginawa. Kinabukasan sa campus, pagpasok ni Vivian ay nakaabang na sa kanya si Vino sa kanyang upuan. Wala naman siyang ibang choice kung hindi ang pumasok na ng room at lumapit sa binata dahil na-corner na siya nito gamit ang kanyang upuan. Good morning! Magiliw na bati ni Vino sa kanya. Good morning, Vino. Mautal-utal na bati naman ni Vivian. What's wrong with you? Diretsang tanong ni Vino sa kanya. Alam mo kung yung kahapon ang itatanong mo. Lilinawin ko na sa'yo, okay? Wala lang yun. Sorry kung ginawa ko yun. Nabigla lang din ako at uulitin ko, wala lang yun. As in, wala. Dire-diretsong sabi ni Vivian. Bigla namang natahimik si Vino na nakatitig sa kanya. What was that? I was just asking kung bakit ka nawala ka agad kahapon. Isasabay na sana kita para hindi ka na maglakad. That's it. Patay-mali siya na lamang ni Vino dahil hindi naman talaga yon ang itatanong niya sana. Okay class, back to your respective seats. Dumating na palang kanilang professor. Tumayo na si Vino at babalik na sana sa kanyang upuan. Wala lang ba talaga yon? Pabulong nitong tanong kay Vivian. Tumaas ang mga balahibo ni Vivian sa katawan dahil akala niya ay nakumbinsin niya na si Vino na wala lang talaga yon. Ngunit hindi pa rin pala ito kontento sa kanyang paliwanag. Hindi pa rin pala klaro. Eh ano nga bang dapat niyang sabihin? Bakit niya nga ba ginawa yon? Maging ang sarili niya ay litong-lito at blankong utak para sa mga kasagutan sa kanyang ginawang paghalik kay Vino. Okay class, before we proceed to our topic for today, I would like to call on Vino and Catalina. Tawag ng kanilang professor. Tumayo naman kaagad si Catalina samantalang si Vino naman ay bahagya ng tumayo. Nagtaka naman si Vivian kung bakit bukod tangi ang dalawa lamang ang tinawag. May rehearsal kayo sa studio para sa intermission number ninyo for the incoming sports fest. By next week na yon, tama? So, kailangan na muna ninyong mag-practice. Go, go, go! Utos ang professor na may pagkasilayas. Sa hindi maintindihang dahilan ay parang nakaramdam ng kakaiba si Vivian sa puso niya. Parang kinurot ang kanyang puso. Parang mahindi tama. Parang gusto niyang tumutol. Naguguluhan siya. Vivian? Nagulat na lamang siya nang tinawag siya ng professor niya. Paglingon niya ay nakalabas na sila Vino at nakita niya kung paanong pumulupot sa braso ng binata ang maarteng si Catalina. Vivian? Inulit muli ng professor ang pagtawag sa kanyang pangalan. Si sir, yes po. Agad naman niyang tugon. You were supposed to be Vino's partner pero kahapon hindi ka naman makausap ng maayos. Napapano ka bang bata ka? Are you with me?
Are you good now? Tsaka palang naalala ni Vivian na kahapon pa pala nila na pag-usapan ang about sa sports fest. Vivian, is it okay with you kung maging partner ka ni Vino as his muse? Hindi nagsalita si Vivian na natiling tulala. Sir, biglang tumaas ang kamay si Catalina. I volunteer myself as Vino's muse for the sports fest. Nakangiting presenta ni Catalina. At dahil hindi nga makausap si Vivian ng maayos dahil lutang pang utak nito, ay agad namang pumayag ang kanilang professor. Very good, Catalina. It's nice that you're cooperating very well. Puri pa nito. Biglang flashback sa utak ni Vivian na sobra siyang nangihinayang. Na mga sumunod na mga araw ay hindi na sila nakapag-usap ni Vino dahil masyado nang naging busy ang binata sa paghahanda sa kanilang sports fest. Bukod kasi sa representative ito as escort ng kanilang campus, ay team captain pa ito ng isang basketball team. Kung magkikita sila ay mata sa mata na lang kanilang nagiging batian sa isa't isa. You know what, guys? I really can't believe that Vino is touching me. Nagpaparinig si Catalina kay Vivian dahil nakita niya ito sa salamin na pumasok ng banyo. Vino is touching you? Oh my God! You're not V anymore! Maate namang reaksyon ng kaibigan niya. Why so OA? Vino is not that kind of guy naman, you know? I mean, Vino's touching me every time we hold each other during rehearsals. Like, you know, about the intermission dance na pinapractice namin every day. Vino is very gentle man. He even make pay-pay to me kapag mainit. Nakikita niya akong pawisan. Pag-iimbento pa ni Catalina dahil alam niya nakikinig si Vivian. Aww, that's so sweet! Tugon naman ang maarte niya mga kaibigan. Yeah, and I think we better go up to the next stage. Pagyayabang pa rin ni Catalina. Oh my God! Kiss? Sabay-sabay na sabi ng mga kaibigan niya. Ay! Nagtilian at nagtawanan ng mga pang-asar ang mga grupo ni Catalina. Nanatili naman si Vivian sa loob ng cubicle dahil ayaw niyang lumabas at makipagsabayan sa grupo nila Catalina sa harap ng salamin. Maya-maya pa ay biglang tumahimik. Wala na palang maarteng babae. Lumabas na si Vivian at humarap sa salamin. Bakit ka ba naiinis? Bakit ba ganyan ang nararamdaman mo? Ano ba kasi yan, Vivian? Naguguluhan na ako. Palagi ka sa isip ko, Vino. Mawala ka na, please. Kinakausap ni Vivian ang sarili sa harapan ng salamin. I knew it! Nagulat siya dahil naroon pala sa kabilang cubicle si Catalina at hinuli lang siya. And the worst, may hawak itong phone at nirecord niya ang lahat ng sinabi niya. Catalina? Gulat na reaksyon ni Vivian. Do you really think na magugustuhan ka ni Vino? Look at yourself, Vivian. Ayun ang salamin sa harapan mo. Tingnan mo kung gaano kakalayo sa akin. Vino deserves a girl like me. A girl na pwede niyang iharap sa daddy niya. Eh ikaw, anong klase ka bang tao? Mayaman ka ba? You're just a rag to us. Pangungutsapan ni Catalina sa kanya. Nakakumos sa mga kamay ni Vivian. Gusto niya nang patulan si Catalina ngunit hindi niya maaaring gawin yon dahil nakasalalay dito ang kanyang scholarship. Kapag nakipag-away siya ay maaapektuhan ang kanyang libreng pag-aaral at ayaw niya namang mangyari yon. Mas pinili na lamang ni Vivian na manahimik at hindi na lamang pumatol. Naiwan siyang umiiyak dahil nasasaktan siya sa mga sinabi ni Catalina. May katotohanan naman kasi ang sinabi nito. Hindi siya kailanman magugustuhan ni Vino dahil hindi siya ang tipo nito. Malabong magugustuhan siya ng binata dahil isa siyang anak mahirap at magbabasura. Napakalayo nga naman niya kay Catalina at mas bagay sila. Saglit pa ay natauhan na si Vivian. Naiintindihan niya na kung bakit niya hinalikan sa pisngi si Vino. Gusto niya ang binata. Selos ang kanyang nararamdaman between Vino and Catalina. Pero wala siyang karapatan sa kanyang mga nararamdaman. Tama naman si Catalina. Hindi niya dapat ito maramdaman dahil hindi siya magugustuhan ni Vino. Mabuti na lamang
at itinago ni Vivian ang nararamdaman at pinilit na huwag ipahalata sa tuwing nakikita at nakakasalubong ang dalawa. Nagsimula na siyang umiwas sa binata. Dumating na ang araw ng sport fest nila. Wow, you look stunning! Puri ng professor kay Catalina na talagang pinaghandaan ang araw nito. May sarili pa itong makeup artist. Nanatiling tahimik si Vivian. Ayaw na sana niyang sumari sa sport fest na ito, ngunit kasama ito sa magiging grades nila para sa first grading at importante iyon para kay Vivian. Nagsimula na ang palabas. Napapayuko na lamang si Vivian habang pinapanood ang pagpe-perform ni Catalina at Lino. Totoo ang sinasabi nito, masyadong touchy ang mga galaw nila dahil sa steps ng kanilang sayaw. Nanonood pa rin naman si Vivian, ngunit kapag hahawakan na ni Vino si Vivian ay hindi na siya makatingin sa dalawa. Hanggang sa natapos ang kanilang performance, ay natapos na rin ang iba pa nilang mga activities. And it's time for the booths na prepared by all the students ng campus. It's time na para ma-enjoy naman nilang event. Pero kay Vivian, bakit uuwi ka na kaagad? Magsisimula pa nga lang yung pag-i-enjoy natin, no? Pinipigilan si Vivian ng kanyang professor. Maya-maya pa ay may tumawag dito. Aalis na sana si Vivian, pero biglang dumating na naman ang grupo nila Catalina para asarin na naman siya. Girls, have you heard the news about this girl who's obsessed with my man? Pagpaparinig nito kay Vivian. Man? Napatanong sa isip si Vivian. Oh my gosh, and who's this cheap girl? Tanong naman ng isa ring maating kaibigan ni Catalina. There! Behind you! At diretsong itinuro si Vivian na nasa likuran ng babae nagtanong. Napaatras naman si Vivian. Catalina, please! Sinubukan ni Vivian na pakiusapan si Catalina. Please? And now nagpi-please ka? Where is that word coming from? Mga natutunan mo kay Vino? Nakataas ang kilay na tinitingnan mula ulo hanggang pababa si Vivian. Napipikon na rin si Vivian kaya hindi niya na napigilan ang mairapan nito. What the? Ang tapang mo ha? Tingnan natin ang tapang mo kapag narinig nila to. Kinuha ang kanyang phone at ipinarinig sa mga kasama ang record nito na nasabi niya sa banyo. Bakit ka ba naiinis? Bakit ba ganyan ang nararamdaman mo? Ano ba kasi yan, Vivian? Naguguluhan ako. Palagi ka sa isip ko, Vino. Mawala ka na, please. Malinaw na malinaw at rinig na rinig ng grupo ni Catalina ang mga pinagsasabi ni Vivian. At patuloy siyang tinitigan ng mga matang mapanghusga ni Catalina habang nagtatawanan ng grupo nito. Umuusok ang ilong ni Vivian. Saglit pa ay, is that true? Si Vino na kanina pa pala silang tinitingnan at narinig ang record na ipinarinig ni Catalina. Nanlaki naman ang mga mata ni Catalina dahil sa totoo lang ay ayaw niyang marinig nito ang nararamdaman ni Vivian para sa binata. Nagulat na lamang siya nang makita ang biglang hinablot ni Vino ang phone niya at inulit ang record ni Vivian. Sa sobrang hiya ay napatakbo si Vivian. Hindi niya na alam kung paano pahaharapin ang binata. Hanggat maaari ay ayaw niyang malaman ni Vino ang nararamdaman niya para dito. Wala siyang mapapala at wala siyang karapatan. Vivian, wait! Susundan na ni Vino si Vivian. Bigla namang kumapit si Catalina sa braso niya. Vino? Don't tell me you'll chase her! Tanong nito sa binata. Ngunit tinignan lamang ni Vino ang mga kamay ni Catalina na nakakapit sa mga braso niya. Gets naman kaagad ni Catalina ang ibig sabihin ng mga tingin na yon kaya binitawan niya ng braso ni Vino at agad nitong sinundan si Vivian. I thought, you and Vino? Diretsong tanong ng isang kaibigan ni Catalina. Shut up! Pagtatantrum si Catalina. Sabay na huli pa niyang nagbubulungan ng mga kasama. Ano? Magbubulungan na lang kayo dyan? Ha? Halos tumirik ang mga mata sa sobrang inis ni Catalina. Vivian! Sabay hablot sa mga kamay ni Vivian dahil naabutan niya ito sa paglalakad. Tumigil naman si Vivian at lumiti ng plastic at binawi ng bahagya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Vino.
10 segundo ng katahimikan ang bumalat sa dalawa. Hindi alam ni Vino kung paano at saan magsisimula magtanong. Taas-baba naman ang mga mata ni Vivian dahil hindi niya malaman kung saan titingin dahil binabalot siya ng kaba at hiya. Ngayong alam na ni Vino ang nararamdaman niya para sa binata. Totoo ba, Vivian? Hindi na napaligoy-ligoy pa si Vino. Nakangiting hindi maintindihan naman ang mukha ni Vivian. Kasi Vino, kung pwede kalimutan mo na lang yon. Kasi, nadala lang ako ng emotions ko. Yung record na yon, hindi malaman ni Vivian kung paano magpapaliwanag. Vivian, please. Huwag mo naman akong paikot-ikutin. I've been trying to reach you the last few days since that kiss happened. But you didn't even bother to give me a glance. Neither one look. Naiinis na si Vino. Ang galing mo namang magsalita, Vino. Sa'yo pa talaga nanggaling yung salitang yan? Yung paikot-ikuti na yan? Bakit mo pa gustong malaman ang nararamdaman ko? Ano bang intensyon mo? Hindi naman big deal yun, diba? At ibalik ko lang sa'yo, ha? Tumigil ka na ng kakasunod sa'kin at mag-focus ka na lang dyan sa jowa mo. Hindi na napigilan ni Vivian na hindi magsalita at ilabas ang nararamdaman niya. What, jowa? Sino? And wait, are you jealous? Biglang napapangiti si Vino sa hindi maintindihang dahilan. Tumingin naman ang masama sa kanya si Vivian. Alam mo, uuwi na ako. Please lang layuan mo na ako dahil ayoko ng gulo. Akmang aalis na sana si Vivian, ngunit nahigit ni Vino ang kanyang mga kamay at sinakmal siya ng halik nito. Hindi na rin napigilan ni Vivian ang sarili at tumugon na rin siya sa mga halik ni Vino. Maya-maya pa ay natauhan siya. Tinulak niyang bigla si Vino at pulang-pulang pisngi ni Vivian. Kinuha ni Vino ang kanyang mukha at hinaplos ang makinis at namumulan niyang mga pisngi. You're beautiful, inside and out. I never thought I would have the special feelings for you, Vivian. I do admire you. I like you. Mata sa matang pagkoconfess ni Vino. Sa hindi namang kalayuan ay naroon si Catalina at ang mga kaibigan nito. Hindi na siya para makipagkompetensya pa. Sumuko na siya at tumalikod na. Bumalik na siya ng campus. Pero si Catalina, hindi pa rin mawala sa isip ni Vivian na girlfriend ni Vino ito. I don't know why do you keep on insisting about her. But believe me, Vivian, walang kami, no? Even friends, hindi. It's all about the sports fest and nothing else. And we're done about it. Nakangiting paliwanag ni Vino. Bigla namang umiti si Vivian. And now you're smiling. Ah, my heart is melting. Halatang-halata ang pagkakilig ni Vino sa mga ngiting nakikita sa magandang mukha ni Vivian. Gusto mo pa rin ba ako kahit mahirap lang kami? At amoy basura ako minsan? Muling hirit na tanong ni Vivian. Lumapit naman ang bahagya si Vino kay Vivian at inilapit ang mukha kay Vivian. Sobrang lapit. Ramdam at rinig nilang mabilis sa pagtibok ng kanilang mga puso para sa isa't isa. Kahit amoy poops ka pa. Biro naman ni Vino, sabay smack naman kay Vivian. Hoy, nakakarami ka na. Kinikilig din naman si Vivian. I'm sorry, I just can't help it. Sabi naman ni Vino na pinupungayan ng mga mata si Vivian. Wait lang. I kept on telling you about my feelings. How about you? Tell me, Vivian. Do you feel the same thing? Muling tanong ni Vino kay Vivian. Bingi ka ba? Natatawang tanong naman ito. Nakatitig naman sa kanya si Vino na nagtataka sa tanong sa kanya ni Vivian. Narinig mo naman siguro yung record ni Catalina, diba? Nahihiya pa rin si Vivian kapag binabanggit ito. Tapos yung kiss kanina, ano pa bang kailangan mong itanong? Nahihiya pa rin dugtong ni Vivian.
So ano? Tayo na ba? Abot hanggang tenga ang mga ngiti ni Vino habang tinatanong si Vivian. Dahil gusto naman talaga niya ang binata ay mabilis na tumugon si Vivian. Oo nga! Natatawa pang sagot ni Vivian. Woo! Yes! May girlfriend ako! Tapos BFF ko pa! Woo! Instant! Hindi mapigilan ni Vino na magsaya. Sigaw siya ng sigaw. Hoy, huwag ka maingay! Natatawa. Hindi rin mapigilan ni Vivian ang sayang nararamdaman dahil ngayon ay official boyfriend niya na ang dati ay BFF lang niya. Lumipas ang mga araw at buwan ng kanilang relasyon ay mas lalong nagtitibay ang pagmamahala ni Vino at Vivian. Palagi silang magkasama sa lahat ng oras at hindi naman nila napapabayaan ang kanilang pag-aaral dahil inspirasyon nila ang isa't isa. Sila ang palaging partner sa lahat ng mga school activities at never silang naging bad influence couple sa mga kapwa nilang estudyante dahil hindi naman sila ganoong ka-PDA. Kung may nakaharap ng mga students, lalo na kung teacher, hanggang sa malapit na silang mag-graduate ng high school. B, bakit ayaw mo sumali ng prom? Tanong ni Vino kay Vivian habang busy ang nobya sa pag-ayos ng kanilang ipapasang report sa math subjects nila. Mamaya na yan. Come on, let's talk. Bahagyang inila si Vivian palapit sa kanya. Hoy, ano ka ba, Vino? Nag-uusap na tayo. Huwag tayong masyadong PDA sa school. Good morning po. May dumaan pang teacher at binati ni Vivian. Inirapan niya si Vino. Itinaas naman ni Vino ang dalawa niyang kamay. Alright, boss. I'm sorry, okay? I just want you to join the prom, B. Hindi pa rin ito sumusuko sa pagkumbinsi sa nobya na umattend ng JS prom nala. Eh di sumali ka. Matabang na sagot naman ni Vivian. B naman eh. You know that I will not join if you're not there? Tugon pa ulit ni Vino. B, mas marami pang priorities na gastusin ng inay at itay. Gastos lang yan eh. Diniretso na ni Vivian ang nobyo. Gustuhin man niya sumama ay hindi niya na magawa dahil alam naman niyang wala namang kakayahan ng kanyang mga magulang na maibilis siya ng mga kailangan niya para sa prom. B, ano mo ba ako? Biglang tanong ni Vino. Ano naman kasing klaseng tanong yan? Nagtataka naman si Vivian sa tanong ng nobyo. After class, may pupuntahan tayo. Sagot ni Vino. Puzzled pa rin si Vivian sa tanong ng nobyo. Out na sila at akala ni Vivian ay hahatid na siya ni Vino sa bahay nila. Ngunit, nag-iba ito ng daan. Hoy, B, saan mo ko dadalhin? Nangangambang tanong ni Vivian. Hindi naman dyan yung way ng bahay namin ah. Tanong pang muli ni Vivian. Ngunit na natiling tahimik si Vino at hindi siya sinasagot. Finocchio, ano? Naiinis na si Vivian. Nagulat na lamang siya nang tumigil si Vino sa parking lot ng mall. Wait lang, B. Hihirit pa sana ulit si Vivian ang tanong, ngunit nakababa na nasa sakyan si Vino at pinagbuksan na siya ng pinto nito. Wala nagawa si Vivian kung hindi ang sumunod sa nobyo. Sumunod siya sa paglalakad dito. Pumasok sila sa isang boutique. Nanlaki naman ang mga mata niya sa sobrang gaganda ng mga gowns doon. Pero bakit nga ba sila naroon? Hi, I'm Alex. Lumapit sa kanya manager ng boutique na kaibigan pala ni Vino. Dito kasi madalas ang mommy niya noon kapag may pupuntahan sila mga events. Hello po. Magiliw na bati naman ni Vivian. You got a perfect body and I'm pretty sure na mag-fit sa'yo yung mga new arrival namin na gown. Excited na hinigit si Vivian sa corner kung saan naka-display ang gown na tinutukoy ni Alex. Nang makita ni Vivian ang gown ay amazed na amazed siya sa sobrang ganda nito. Hindi niya ma-imagine ang sarili na makakasuot siya nito. Nagulat na lamang siya nang inutas ni Alex na ibaba ang gown at ipinasukat na sa kanya. Please go on. Itinuro ni Alex ang fitting room at naghintay naman si Vino sa waiting area. Pero B, di ba hindi naman ako a-attend? Aayaw pa sana si Vivian.
Lumapit si Vino sa kanya at bumulong. Ano mo ba ako? Tanong nito. Boyfriend. Mabilis naman ang sagot ni Vivian. Gumiti si Vino sa kanya. Do it for me? Please? At hinalikan siya sa pisngi. O siya, mamaya na yan. Pang-aasar naman ni Alex. Kinuha na ni Vivian ang gown at dumiretso na ng fitting room. Wala pang 2 minuto ay lumabas na si Vivian mula sa fitting room. Natulala at halos hindi na makausap si Vino nang makita kung gaano mas gumanda si Vivian sa suot na gown nito. B! Natatawang tawag ni Vivian pero tulala pa rin si Vino. You're so beautiful! Puri naman ni Alex. Take note, wala pang makeup yan ha! Nakataas pang kilay na sabi ni Alex. Transgender si Alex at mukhang babae sa labas, ngunit ang totoo ay lalaki talaga siya dati. Vino, what can you say? Siya nang bumasag sa katahimikan ng katauhan ni Vino. I think I changed my mind now. Nakangising sambit ito. Ha? Huh? Bakit naman, B? Natatawa naman si Vivian. You're gonna be the star of the night for sure. Hinahawi ang buhok ni Vivian. Oh, ayaw mo ba yun? Tanong naman ni Vivian. For sure maraming magsasayaw sa'yo ng mga boys. Nakanguso na si Vino. Yumuko si Vivian. Tumingala sa nobyo. Ikaw lang naman ang may gusto na pumunta sa prom eh. Okay nga lang, B. Mas gusto ko nga na nasa bahay lang ako kaysa magpunta dun eh. Nakangiti pa rin sambit nito kay Vino. Just kidding! Hindi mapigilan ni Vino ang tumawa ng malakas. Nainis naman si Vivian at naghulukip-kip ng braso niya. Oh, B, why so serious? I was just joking. Pinipigil ang tawa. Habang inaamo si Vivian. Ano ka ba, B? Once in a lifetime lang yon, kaya kailangan maranasan naman natin. Eh ano naman kung ikaw maging star or queen of the night? I'll be very proud then. Sabay halik sa noon ni Vivian. Nung uuto ka pa eh. Sabay siko naman ang marahan sa sikmura ni Vino. Natatawa pa rin ang binata. Pagkatapos makabili ng gown ay namili na rin ng sapatos na susuotin si Vivian at syempre si Vino ang magbabayad. Namili na rin sila ng mga accessories at iba pang kailangan ni Vivian para sa prom. B, uwi na tayo, paggabi na rin kasi. Nag-iya na si Vivian dahil alam niyang nag-aalala na ang kanyang mga magulang. Wait lang, last na. Pumasok sila sa supermarket. B, ano ba? Okay na to. Pinipigil ni Vivian si Vino dahil alam niyang gagawin ng nobyo. Ngunit hindi nagpapigil si Vino at sa halip ay kumuha ito ng malaking cart at pinamili si Vivian ng mga groceries. Pagdating sa counter ay umabot ng almost 50,000 na binayaran ng binata. Pagkatapos mamili ay umuwi na sila sa bahay nila Vivian. Legal naman sila sa mga magulang ni Vivian at tanggap naman nila si Vino dahil hindi naman pinababayaan ang dalawang kanilang pag-aaral. Magandang gabi ho, tita, tito. Magalang na bati ni Vino sa mga magulang ni Vivian. Aba iho, napakarami naman yata ng pinamili mong to. Nahihiyang sabi ng nanay ni Vivian. Napangiti naman si Vino. Nako, salamat iho ha. At palagi ka nang kasuporta sa anak namin na si Vivian. Salamat at inaalagaan mo siya ng tama. Nabanggit nga sa amin na sasama na daw siya sa JS prom. Eh kako, wala naman kaming mailalabas. Pero maraming salamat at nariyan ka. Labis-labis na pasasalamat ng tatay ni Vivian. Wala po yun, tito. Pinatutunayan ko lang po na hindi po kayo nagkamali na tanggapin ako as boyfriend ni Vivian. I love her. At kahit ano po ay gagawin ko para sa kanya. Walang pagkatubiling sinabi ni Vino sa tatay ni Vivian. Tama ka na nga dyan, B. Halina kayong dalawa at naghain na kami ng inay. Kakain na tayo. Tara na po, tay. Bigla namang sumulpot si Vivian upang tawagin ang dalawa dahil maghahapunan na. Doon na nga kumain ng dinner si Vino at nagpalipas lamang ng halos isang oras ay nagpaalam na rin para umuwi. It's already late, Vino.
Uwi pa ba ng estudyante yan? Nagulat si Vino dahil gising pa pala ang daddy niya ng ganitong oras. Halos mag-aalas 12 na kasi na makauwi siya. Hi dad! Bati niya na napakamot ng ulo. Dumiretso na siya sa hagdan para hindi na siya masermonan ng ama. Pero may pahabol na tanong pa ito. Where have you been? Strictong tanong ni Roger sa anak. Humarap ng bahagya si Vino ngunit hindi nilingon ang daddy niya. School project po dad. With my classmates. Pagsisinungaling niya. At the mall? Biglang tumalon ng puso ni Vino dahil nagulat siya at alam ng daddy niya kung nasaan siya ng hapon na yon. Pinasusundan ba siya ng daddy niya? Hindi naman nagpatinag si Vino. Ano naman ang gagawin ko doon, dad? Umiling pa para makatotohanan ng pag-acting niya na wala talaga siya sa mall tulad ng sinasabi ng daddy niya. Tatalikod na ulit sana si Vino. Just make sure na wala akong dapat na ipag-alala sa mga ginagawa mo behind my back, Vino. You know me very well. Pagbabanta ng daddy niya. At dumiretso na nga si Vino paakyat ng kwarto niya. Kung tanggap si Vino ng mga magulang ni Vivian, si Vivian naman ay nananatiling sekreto sa daddy ni Vino. Wala pa itong alam sa relasyon nila ni Vivian. Mas pinili nilang huwag na munang ipaalam dahil natatakot si Vino sa pwedeng gawin ng daddy niya. Naiintindihan naman ni Vivian ang hiling ng nobyo na huwag munang ipaalam sa daddy niya para hindi maging komplikado ang kanilang relasyon. Pero paano na ngayon na parang nakakaramdam na ang daddy niya? Biglang na-stress si Vino. Anak, napakaganda mo. Mangiyak-ngiyak ang nanay ni Vivian nang makita ang anak na nakasuot ng magarang gown at nakaayos na. Simple lang ang makeup ni Vivian dahil siya lang naman ang nag-ayos sa sarili. Simple man ay dala ng kanyang magandang mukha ang sarili. Vivian, anak, andito na si Vino. Tawag naman ang itay niya na kasunod ang binata. Pagpasok ni Vino ng bahay ay parang lumulutong siya sa langit nang makita ang magandang mukha ng nobya at mas lalo pa siyang in love kay Vivian. You're stunning. Hindi kumukurap ang mga matang sinabi kay Vivian kung gaano siyang kaganda. Namumula naman lalo ang pisngi ni Vivian sa sobrang hiya. Oh, Vino, ikaw na munang bahala sa anak namin, ha? Bili ng tatay ni Vivian. First time niyang hindi matutulog sa bahay dahil kapag mga ganyang palabas sa school, sadyang inaabot ng gabi. Kaya ikaw nang bahala sa kanya, ha? Bilin pa rin ang inay ni Vivian. Nay, tay, uuwi din naman po ako pagkatapos na pagkatapos po ng party. Hawak ang kamay ng kanyang ina. Eh, baka naman kasi mamaya nakatulog na kami nun, anak. Ano't ano man, si Vino nang bahala sa'yo. Nagkakaintindihan ba tayo, Vino? Bumaling pa kay Vino. Dagdag pa ng kanyang inay. Ah, no worries, tita. Nakangiting sagot naman ni Vino. Paalala lang mga anak. Huwag muna sa dako paroon, ha? Pahabol na binin pa ng tatay ni Vivian. Siniko naman ito ng asawa. Tumigil ka nga dyan? Inirapan ng tatay ni Vivian. Napatawa naman si Vivian at Vino. O siya, sige na po itay, inay, babay na po. Humalik na sa pisngi ng inay at itay niya. Nagpaalam na sa mga magulang at dumiretso na sa campus. Sobrang ganda niya. Ang ganda pala talaga ng kurba ng katawan niya, no? Nakakatomboy naman ang ganda niya para siyang artista. Wow, sana all may ganyang katawan. Sobrang sexy. Mga naririnig na puri ng mga classmates sa Vivian nang pumasok na sila ni Vino ng entrance hall. B, nahihiya ako. Bulong ni Vivian sa nobyo. You're beautiful. Bulong naman ni Vino sabay hawak ng mahigpit sa kamay ni Vivian. Ngumiti naman si Vivian at nadagdagan ng confidence sa sarili na hindi dapat siya mahiya dahil tunay namang napakaganda niya. Nagsimula na ang party. Sayawan, kantahan at mga palabas. Sobrang naaaliw si Vivian sa mga napapanood. Medyo nangangalay na rin ang mga paa niya dahil sunod-sunod ang mga nakikipagsayaw sa kanya. Wala naman siya magawa dahil hindi nagkamali si Vino sa kanyang hinuha na si Vivian ang magiging queen of the night.
Lalo pa sila natuwa dahil si Vino naman ang king of the night. Hinakot nila ang lahat ng awards. Sobrang saya ni Vivian at sobrang worth it ng pag-attend nila na JS Prom. Tunay namang napaka-unforgettable ng gabing yon para kay Vivian. Pasado alauna na nang matapos ang party nila. Nagsiuwian ang iba nilang mga kaklase at mga teachers. B, they wanna hang out and they're inviting us. Itinuro mga kaklase nila na naghihintay sa dulo ng hallway. Ha? Huh? Eh, saan naman daw pupunta? Tanong naman ni Vivian. I don't know, pero for sure mag-i-enjoy tayo. Let's get wild and free for tonight. Pamimilit pa ni Vino kay Vivian. At dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Vivian na hindi matutulog sa kanila, ay sinagad niya na ang oras na makasama ng matagal ang nobyo. Gusto niya ring i-try kung paano pa ma-enjoy kasama ng iba pa nilang mga kaklase. School at bahay lang kasi palagi si Vivian. Ngayon, masusubukan niya na kung paano talaga ang pakiramdam ng isang teenager na katulad niya. Woo! Pagpasok pa lang ng bar ay nagsisisigaw na si Vino. Sobrang na-miss niya ng mga ganitong hangouts. Ginagawa niya kasi ito nung nasa Amerika siya. Napapakunot naman ang noon ni Vivian dahil first time niyang makapunta sa ganitong klase ng lugar. Maingay, pero nagigiliw siya. Masaya siya dahil kasama niya si Vino at hindi binibitawan ang kamay niya. You wanna try this, B? Inaalok si Vivian ng tequila. Ininom naman ito ni Vivian. Halos maduwal pa si Vivian dahil first time niya makainom ng alak. How's the taste? Habang tumatawa si Vino ay tinatanong na hindi mapigilang matawa. Ang pait! Sabi naman ni Vivian. Okay. No for this one. Ibababa na sana ang baso at bote nang biglang hinablot ni Vivian. Kung anong trip mo ngayong gabi? Trip ko na din. At in-enjoy ni Vino at Vivian ang gabi. Inangkin nilang stage at sumayaw ng sumayaw. Hindi naman akalain ni Vivian na ganito palang pakiramdam ng nasa labas. Para siyang si Pandora na nakalabas sa kanyang box, sa kanyang sariling mundo. Maya-maya pa ay, nagyakag na si Vivian dahil medyo nahihilo na siya pero hindi naman lasing. Nagpaalam na sila sa mga kasamahan nila. Sige pare, ingat! Bye guys! Sumakay na silang dalawa ng kotse. Katahimikan. Saglit pa hindi na napigilan ni Vino ang sarili at sinakmal na ng halik si Vivian. Kanina pa kasi niya ito gustong halikan pero hindi niya magawa dahil nire-respeto niya ang nobya at ayaw niyang halikan ito sa hindi tamang lugar. Tumigil siyang bigla dahil naramdaman niyang hindi tumutugon si Vivian. Oh, I'm sorry, B. Hindi ko sinasadya. So, ihahatid na kita? Patay-mali siya na tanong ni Vino. Hinawakan ni Vivian ang kamay ni Vino. Gusto kong sulitin ang gabing to na kasama ka, B. Seryoso ang mukha ni Vivian. Kaya naman pinaandar na ni Vino ang sasakyan at dinala si Vivian sa isang mamahaling hotel at nag-check-in sila doon. Are you sure you'll be okay with this? Tanong ni Vino kay Vivian. Ngumiti naman ng malumanay si Vivian. You can sleep here. Tinapik ang kama. And I'll sleep in the couch. Sabay turo sa sofa na malapit sa may bintana, sabi pa ni Vino. Nahiga na rin si Vivian. Dito ka nalang sa tabi ko, B. Gusto ka tang kayakap. Paglalambing pa nito. Are you sure? Paninigurado ni Vino dahil nagulat siya sa alok ng nobya. Tumango naman na nakangiti si Vivian. Nahiga na si Vino at dahan-dahang niyakap si Vivian. Katahimikan. Ang lakas ng kabog ng dibdib ng bawat isa. Walang gustong magsalita. Binalot sila ng hiya at kaba dahil ito ang kauna-una ang pagkakataon na masosolo nila ang isa't isa. Ngunit talaga hindi na napigilan ni Vino ang sarili. Marahan niyang kinuha ang pisngi ni Vivian at dahan-dahan dinampian ang kanyang mga labi ang noon ni Vivian, pababa sa mga labi nito. It was a gentle kiss. Vivian melt. Kisses him back. As they fall into one another, their passion building. Vivian hit the bed as Vino climbed on top of her.
Sinubukan ni Vivian na ilayo ng bahagyang katawan ni Vino pero kapwa nasa sukdulan na sila ng pagkawala sa sarili. Vino pinned Vivian's hands over her head as his lips came crashing down to her. Vino kisses her harder, tasting them, feasting on them. Vivian then moaned as Vino's tongue stroked and teased, making her temptation to taste him back stronger than ever. And that unexpected thing happened. I love you so much, Vivian. And I promise to treasure you and keep this moment. Thank you for the trust. Sabay halik sa noon ni Vivian. Para namang lumulutang sa sobrang saya si Vivian ng araw na yon. Ang hindi niya alam ay huling pagkikita na pala nila ito. Hindi na pumasok si Vino kinabukasan. Ang buong akala ni Vivian ay may sakit lamang ito at naghintay pa rin siya at umasa na papasok ito sa mga susunod na araw, ngunit wala nang Vino na nagparamdam at ni Anino nito sa kanilang bahay ay hindi nagpapakita. Isang linggo na ang lumipas ngunit hindi pa rin pumapasok si Vino. Nilakasan na ni Vivian ang loob na tanungin ang kanilang professor. I'm sorry not to tell you earlier, Iha. But yes. Vino already went back to the States. Hindi ko na ipinalam sa klase kasi as requested ang daddy niya. Sabi niya, it's confidential. Hinawakan ang kamay ni Vivian. I'm sorry, Vivian. Sinusubukan itong i-comfort si Vivian dahil alam niya at saksi ang professor na ito sa pag-iibigan ng dalawa. Alam niya kung paano nadala ni Vivian at Vino ang kanilang relasyon kasabay ng pag-aaral. Hindi na napigilan ni Vivian ang sarili. Sasabog na ang puso niya. Kaya naman tumakbo na siya palayo bago pa man makita ng teacher niya ang kanyang pag-iyak. Habang tumatakbo, hindi niya na napigilan ang mapahagulhol. Tumakbo ng tumakbo hanggang sa mapagod. Doon siya dinala ng sarili niya sa malawak na hardin ng campus nila. Iyak ng iyak si Vivian. Hindi niya na makontrol ang emotions niya dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Hindi niya matanggap na bigla na lang nawala si Vino ng ganon-ganon na lang. Pagkatapos ng lahat, iniiyak na ni Vivian ang lahat ng sakit at bigat na nararamdaman niya para sa taong minahal niya ng buong buo at ibinigay ang kanyang pagkatao. Ngayon, ay iniwan na siya sa ere at wala man lang ni Honey Ho na nagpaalam sa kanya. Anak, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Pagtataka ng inay ni Vivian. Ilang araw ka nang ganyan na? Dagdag pa nito. Wala po akong gana, Nay. Malumanay na sagot naman ni Vivian. Ngunit hindi pa rin makumbinsi ang nanay niya kaya sinubukan ni Vivian na kumain. Paborito mo yan, anak, di ba? Sabi naman ng kanyang itay. Isda sa miso kasi ang ulam nila. Maya-maya pa ay biglang naduwal si Vivian at tumakbo sa lababo. Nagkatinginan na mag-asawa. Saglit pa ay lumapit ang ina ni Vivian. Vivian, may tonong tawag na to sa anak. Nay, kinakabahan naman si Vivian dahil alam niyang may kakaiba siyang nararamdaman. Kailan ang huling dalaw mo? Diretsong tanong nito. Nakatitig si Vivian sa ina at hindi malaman kung paano sasagot. Vivian! Tumaas na ang boses nito. Sumunod na ang tatay ni Vivian. Ma, ang boses mo, natatakot sa'yo ang bata eh. Sinusubukan nitong pakalmahin ang asawa. Hindi pa po ako nagkakaroon ngayong buwan, Nay. Mautal-utal na sagot ni Vivian. Nangingilid na ang luha ng kanyang inay. May dapat pa kaming malaman, Vivian? Nanginginig na ito sa galit. Nanatiling tahimik si Vivian at nakayuko. Sumagot ka! Hindi na napigilan ang inay niya na sumagot. Vivian, anak, sabihin mo na sa amin ng inay mo ang totoo. Malumanay naman na sabi ng kanyang itay. Naiiyak na itinaas ni Vivian ang kanyang mukha. Ma, may nangyari po sa amin ni Vino. Unti-unting pumatak ang mga luha niya sa kanyang pisngi.
at bumuho sa mga luha ng nanay niya at hindi na napigilang mapagulhol. Alam na alam niya na at sigurado siyang buntis ang anak na si Vivian. Napapailing na lang din ang tatay niya at tumakbo si Vivian sa kanyang mga magulang at lumuhod. Inay, itay, patawarin niyo po ako. Hawak ang kamay ng ina habang umiiyak. Pero nanatiling tahimik ang ina at patuloy na umiiyak. Maya-maya pa ay nangyari ng hindi inaasahan. Nag-collapse ang nanay ni Vivian dahil tumaas ang presyon ng dugo. Huli na ang lahat ng dinala nila ito sa ospital. Wala na ang nanay ni Vivian. Nay! Nagwawala si Vivian sa ospital. Iyak na iyak. Sobrang sakit na nangyari sa kanya. Patong-patong na problema at pasakit. Nailibing na rin kaagad ang kanyang inay dahil wala naman silang ibang kamag-anak na hinihintay. Vivian, alam kong hindi ka pa handa na pag-usapan natin ito. Pero bilang ama mo, wala na ang inay mo. Narito ako para makinig sa mga sasabihin mo. Naiyak na lang ang tatay ni Vivian dahil masakit lalo sa kanyang pagkawala ng asawa. Hindi naman niya masisisi ang anak dahil naniniwala siya ang oras na ito at walang may gusto na nangyari. Nasaan si Vino? Tanong nito. Tumingin sa mga mata ng ama at sinabi ng diretso ang tunay na nangyari kay Vino. Wala na po si Vino. Pagkatapos ng JS Promptay, umuwi na po ng Amerika. Naluluhang paliwanag ni Vivian. Hindi katulad ng inay niya, kalmado lamang ang itay ni Vivian. Imbes na pagalitan ay niyakap nito si Vivian. Yakap na mahigpit. Huwag ka mag-alala anak. Nandito lang ako. Magtutulungan tayo para itaguyod yung apo ko. Hindi ko kayo pababayaan. Sabay halik sa ulo ni Vivian. Lalong napaiyak si Vivian sa sinabi ng ama. Sobra siyang nahiya sa nangyari sa buhay niya. Nag-aaral siya para makakuha ng magandang trabaho at matulungan ang kanyang mga magulang. Pero anong ginawa niya? Binigo niya ang mga ito at nawala ang kanyang inay sa sobrang sama ng loob sa nangyari sa kanya. Pero narito ang kanyang itay at handa pa rin siyang tanggapin despite ng mga nangyari sa buhay niya. Dahil sa pagbubuntis niya ay hindi na naituloy ni Vivian ang kanyang pag-aaral. Ginugol na lamang niya ang oras niya sa pagtulong sa ama sa pagbabasura upang makaipon ng pera para sa kanyang pagbubuntis. Hindi nagtagal ay nagkasakit ang kanyang itay dahil dinadamdam pa rin pala nito ang pagkawala ng asawa. Hindi naglaon ay pumanaw na rin ito. Mag-isa na itinaguyod ni Vivian ang pagbubuntis niya. Kahit malaki na ang tiyan ay sige pa rin ang pangangalkal ng basura. Sa awa ng Diyos ay dumating din ang araw ng panganganak ni Vivian at nakapanganak siya ng maayos. Napalaki niya ng maayos at mabait na bata si Ismael. Wala siya naging pagkukulang sa anak dahil pinaramdam niya dito ng sobra na higit pa sa may amang pagmamahal niya para kay Ismael. Ang tanging pagkukulang lamang ni Vivian ay hindi niya ito mabigyan ng maayos at sapat na edukasyon dahil hindi pa kaya ni Vivian sa ngayon. Wala pa siyang kakayahan na pag-aralin si Ismael dahil ang pagbabasura niya ay sapat lamang sa kanilang pagkain. It was nice to see you back. Sinalubong ni Roger si Vino sa pinto pagpasok nito. Kakauwi lang ni Vino galing Amerika after 14 years na pag-aaral nito ng kursong abogas siya doon. Ganap ng abogado si Vino at masaya siya dahil natupad niya na ang pangarap para sa kanyang mommy. Hindi pa nakakapahinga sa bahay ay umalis ng muli si Vino kasama ang kanyang daddy at pumunta sa puntod ni Marietta. Dala niya ang toga at sash noong graduate siya. This is all for you, Mom. Maluhaluhang sabi ni Vino. Hinawakan niya sa balikat ang daddy niya. She's so proud of you, son. Sambit pa nito. Pagkagaling sa sementeryo ay naghiwalay na sila ng landas ang daddy niya. Dumiretso na si Roger sa opisina nito at si Vino naman ay umuwi na muna upang makapagpahinga na. Shit, I'm late. Nagmamadali na si Vino para imita ang kanyang client pero habang naglalakad papunta sa meeting place nila, pinark niya ang kanyang kotse dahil sa sobrang traffic. Napansin niya ang binatid niya si Ismael na nangangalakal ng basura. Hey! Sita niya dito.
Tumigil naman si Ismael sa pangangalkal. Tingnan mo ang ginagawa mo, kumakalat ang basura na kinakalkal mo, linisin mo ulit yan. Sabi pa ni Vino. Sorry po, sir. Paghingi naman ang paumanhin ni Ismael at ibinalik ang mga basurang nagkalat sa semento. Na-amaze naman si Vino dahil marunong humingi ng dispensa, binatil yung si Ismael, kahit pasabihin batang kalye ito. Yung iba kasing mga binatilyo na sinisita ni Vino ay sinasagot niya. Pero iba si Ismael. Nagkaroon tuloy siya ng interes sa binatilyo. Maya-maya pa ay tumawag ang client niya. Okay, Mr. Ramos, this is all noted. Pinareschedule pala ng client niya ang meeting nila. At dahil ayaw masayang ni Vino ang lakad niya ngayong araw, ay nakipagkwentuhan na muna siya kay Ismael. What's your name? Tanong niya sa binatilyo. Ngunit hindi ito umimik at napagtanto ni Vino na hindi siya nito naiintindihan. Anong pangalan mo? Kaya nagtagalog na lamang si Vino. Ismael po. Mabilis na tugon ni Ismael. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya pero may iba siyang nararamdaman sa binatilyong ito. Lalo pa noong nagtama ang kanilang mga mata. May nakikita siya sa mga mata ni Ismael na nakikita niya ang kanyang sarili. Ang pinagkaiba lang ay sobrang dumi ni Ismael at malagong buhok. Ipinagsantabi na lamang ni Vino ang nararamdaman. Bakit ka nandito? I mean, hindi ka ba nag-aaral? Tanong niya muli kay Ismael. Umiling si Ismael. Kumuha si Vino ng papel at ballpen. Give me your name. No, isulat mo ang pangalan mo dyan. Utos niya sa binatilyo. Hindi naman ginagalaw ni Ismael ang papel at ballpen na ibinigay ni Vino. Napabuntong hininga si Vino. How stupid. You can't even write or read? You can't even write your own name? Bullshit. Si Roger na sinisigawan ng asawang si Marietta. Sariwang-sariwa pa kay Vino ang nakaraan. Kung paano maliitin ang daddy niya ang mommy niya dahil sa mga mali na gagawa nito sapagkat kulang sa pinag-aralan. Sige, ako na lang magsusulat ng name mo at mag-fill up ng form na binigay ko. So, your name is Ismael? Meron kasi ako organization wherein lahat ng mga bata at binatiliyong katulad mo na hindi nakakapag-aral ay binibigyan namin ng pagkakataon para matuto. Matutong magbasa at magsulat. Gusto mo bang sumali? Tanong ni Vino kay Ismael. Talaga po? Bakas na bakas sa mga ngiti ni Ismael ang kasabikan pagdating sa pag-aaral. Maya-maya pa ay biglang nag-ibang mukha nito. Bakit? Nagtaka naman si Vino. Gusto ko po sana, sir, kaso magkakalkal na lang po ako ng basura kaya sa pagtuunan yan. Wala naman po ako pwedeng madalang gamit. Wala po akong pera pang baon ko na kailangan sa school. Paliwanag pa ni Ismael. Well, that's not a problem. I mean, pwede kitang tulungan dyan, Ismael. Yun eh, kung talagang desidido kang makapag-aral. Masinsinang paglilinaw ni Vino kay Ismael. Aba, opo. Mabilis namang sagot ni Ismael. Kinabukasan ay isinama na ni Vino si Ismael. Nagkita silang muli sa lugar kung saan sila nagkakilala. May dala itong mga gamit ni Ismael na kailangan sa school. May mga extra clothes pa para isuot ni Ismael sa araw-araw. Bagong sapatos at bagong bag. Pinagupitan na rin niyang binatilyo na umaliwala sa mukha ni Ismael. Ay hindi na maiwasan na mapatitig siya dito dahil kamukha niya ang binatilyo noong kabataan niya. O kaya baka nagkataon lang? Pagdating nila sa school ay tuwang-tuwa si Ismael na makita ang mga upuan at whiteboard sa kanyang unahan. Sa TV ko lang po ito nakikita, sir. At saka sa kapitbahay. Excited na sabi pa nito. Pinagtitinginan si Ismael ng mga magiging kaklase niya dahil siya ng pinakamatanda doon. Pero wala siyang pakialam dahil ang mahalaga sa kanya ay makapag-aral at magkaroon ng kalinangan sa mundo. First day of school pa lang ay nakikitaan na si Ismael ng kagalingan sa pag-aaral. He's a smart boy, Vino, and I believe that he have a good future basta tutukan lang niya ang pag-aaral niya. Nagre-report ang head teacher ng school na pinapasukan ni Ismael. Isang araw, recess time na nila, pero hindi kumakain si Ismael dahil ubos na ang allowance niya. Here,
Inabot ni Vino ang isang supot ng Jollibee. Wow! Sobrang tuwang-tuwa si Ismael. Salamat po, sir. Hindi matutumbasan ang mga ngiti ni Ismael at diretsong nilantakan ang pagkaing ibinigay ni Vino. Napansin ni Vino na itinabi ng binatilyo ang burger at french fries. Ayaw mo ba nun? Tanong niya dito. Ipapasalubong ko po kay mama. Ngumuya pa. Sagot naman ni Ismael. No, you can have it all. Ubusin mo lahat yan tapos ibibili na lang natin si mama mo, okay? Reward mo yan kasi matataas ang mga grades mo. Nakangiting sabi ni Vino kay Ismael. Talaga po? Hindi naman makapaniwala si Ismael sa sinabi ni Vino. Oo naman. Masaya si Vino dahil napapasaya niyang binatilyo kahit sa maliit na bagay lamang. Ismael, ano bang gusto mong maging paglaki mo? Biglang natanong ni Vino. Ako po, gusto ko po sanang maging abogado. Ang sagot naman ni Ismael. Gusto ko po kasing ipagtanggol ang mga taong naaapi. Tsaka yun din po ang gusto sa akin ni Mama, kaya gusto ko po talaga makapag-aral. At nagpapasalamat po ako sa inyo, sir, kasi unti-unti ko na po matutupad yun. Masayang-masaya si Ismael habang nagkukwento kay Vino. Dahil hindi naman siya busy ng araw na yon at walang hearing sa court, ay napagpasyahan ni Vino na ihatid si Ismael pa uwi. Total ay napangakuan niya na ng binatilyo na ibibili niya ang mama nito ng pasalubong. Pagkagaling nila sa drive-thru ay dumiretso na sila papuntang bahay ni Ismael. Habang binabaybay nila ang daan, ay itinuro ni Ismael ang daan na pamilyar kay Vino. Ngunit pinatigil na ni Ismael ang sasakyan sa may talipapa dahil ayaw niyang makita sila ng kanyang mama. Wala kasi itong kaalam-alam na nag-aaral siya at nakikipag-usap sa ibang tao. Sigurado ka bang dito ka na lang? Muling tanong pa ni Vino. Opo, sir. At dali-dali nang bumaba ng sasakyan. Ang hindi alam ni Ismael ay nandoon ang kanyang mama sa may talipapa at bibili sana ng kanilang pang-ulam. Ngunit hindi na ito nagpakita pa kay Ismael. Kitang-kita ni Vivian kung sino ang naghatid sa anak. Ang taong nagdulot ng sakit at pait sa buhay niya. Ang taong sumira ng buhay at pangarap niya. Ang taong kinabumuhian niya. At hindi kailanman sumagi sa isip niya ang patawarin nito. Malinaw na malinaw, si Vino ang nakita ni Vivian. Mama, tawag ni Ismael. At kailan ka pa natutong magsinungaling sa akin? Hindi napansin ni Ismael na nasa likuran niya ng mama niya. Nagulantang sa Ismael. Mama. Ang tangi niya na sambit. Hinablot ni Vivian ang hawak na Ismael na supot ng Jollibee na pasalubong sana sa kanya. Walang ano-ano ay diretsong itinapon ito sa basurahan. Ma! Naiiyak na si Ismael. Wala kang alam sa nangyayari, Ismael. At kung ano man ang kaugnayan mo sa taong naghatid sa'yo kanina, nakikiusap ako. Putulin mo na. Nagkakaintindihan ba tayo, Ismael? Mariing tanong ni Vivian. Nais siya magalit sa anak ngunit hindi naman niya ito masisi dahil hindi naman ito kilala si Vino at alam niyang gusto na nitong makapag-aral. Nangingibabaw ang galit sa puso ni Vivian. Kaya kahit pasabihin na ito ang nais ng kanyang anak, ay hindi niya kayang mapagbigyan. Ismael! Pinuntahan ni Vino ang binatilyo sa lugar na madalas itong tambayan. Sinubukan ni Ismael na umiwas ngunit nahabol siya ni Vino. Hey, ano problema? Bakit hindi ka na pumapasok? Agad na tanong nito sa binatilyo. Tumingin sa mga mata niya si Ismael. Ayaw na po kasi ng mama ko na tumuloy ako sa ginagawa ko. Mas kailangan niya po kasi ako ngayon. Pasensya na po kayo, sir. Pero hindi na po talaga ako papasok. At nagpaalam na nga si Ismael kay Vino. Simula noon ay hindi na sila nagkita pa ni Ismael. Nerespeto niya ang gusto ng binatilyo at hindi na kinulit pa. Sa kasalukuyan, hindi na makatingin si Vivian kay Vino dahil nasa harapan sila ngayon ng judge at hinahatulan sila. Talagang mapaglaro ang tadhana. Dahil ang client ni Vino ang nagrereklamo at nagsampa ng kaso sa mag-inang Ismael at Vivian.
Hindi lumaon ay natalo ang hawak na kaso ni Vino dahil walang sapat na ebidensya ang panig niya para akusahan ng mag-ina. Ladies and gentlemen, members of the jury, after careful consideration of the evidence presented, it is my duty to declare the accused not guilty. The burden of proof lies with the prosecution, and they have not demonstrated guilt beyond a reasonable doubt. Therefore, I hereby acquit the defendant. May justice prevail, and may we continue to uphold the rights and liberties of all individuals. Last words ng judge at natapos ng hearing. Masayang-masaya si Vivian at Ismael dahil napawalang sala sila. Dito na kinuha ni Vino ang pagkakataon para kausapin si Vivian. Pagkatapos ng halos 14 years. May bigla namang lumapit kay Vivian at dinala sila mag-ina sa isang private room. Pagdating doon ay naroon si Vino at naghihintay. Aatrasa sana si Vivian at hinigit niya si Ismael at akmang lalabas ngunit nakalock ng pinto. Anak ko ba siya, Vivian? Diretsong tanong nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Ismael. Ito rin ang matagal niya nang gustong malaman. Gustong gusto niya makilala ang tunay na ama, ngunit sa tuwing tinatanong niya ang ina ay umiiwas ito at ayaw talaga mapag-usapan. Nanatiling tahimik si Vivian. Vivian, speak up! Naiinis na si Vino. Anong pinaglalaban mo? Hindi mo siya anak. Ano, masaya ka na? Pwede ba ilabas mo kami sa kwartong to? Gusto na namin umuwi. Nakikipagmatigasan pa si Vivian. Napangisi si Vino. You can't fool me, Vivian. I can feel it through my veins. I know Ismael is my son since the very first day na nakita ko siya. Hindi ko lang pinansin ang nararamdaman ko dahil wala pa akong sapat na ebidensya. But I believe that someday, magkakaroon din ako ng pagkakataon na malaman ng totoo. Sabi ni Vino na nanindigan sa kanyang instinct. Mas marunong ka pa ba sa akin? Bakit, Vino? Andun ka ba ng mga panahon na pinagbubuntis ko si Ismael? Naluluha na. Andun ka ba ng mga panahon na wala kaming makain at ako mag-isang tumataguyod sa kanya? Andun ka ba ng mga panahon na oras ko ng mga anak pero wala akong makapitan? At naroon ka ba ng mga panahon na kailangan ko na masasandalan dahil iniwan ako ng inay at itay? Hindi na napigilan ni Vivian ang mapahagulhol. Mas lalo siyang naging emosyonal dahil naalala niya ang kanyang mga magulang. Parang kinurot naman ang puso ni Vino dahil may mga punto naman talaga si Vivian sa mga isinusumbat ito. Siya ay naiwan at bigla na lamang nawala. Pagkatapos noon ay wala na siyang naging balita sa dating nobya dahil naging busy na siya sa pag-aaral. Where's Tito and Tita then? Biglang bumaba ang boses ni Vino. May lakas ng loob ka pa para tanungin ako? Basang-basa na mukha ni Vivian dahil sa mga luha. Wala na sila. Wala na sila, Vino. At alam mo ba kung bakit? Dahil sa mga disappointments nila sa akin. Nasirang lahat ng pangarap nila para sa akin dahil sa katangahan ko. Nagtiwala ako sa'yo. Hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak si Vivian. Tama na po, Mama. Pag-comfort naman ni Ismael na naiiyak na rin. Awa at pagsisisi ang nararamdaman ni Vino habang pinagmamasdan si Vivian na umiiyak. Nais niyang lumapit at yakapin ito upang iparamdam niya ang pagmamahal niya dito na nananatili sa puso niya kahit sa matagal na pagsistay niya sa Amerika. I'm sorry, Vivian. Hindi ko alam kung paano babawi sa inyo. Tiningnan si Ismael at niyakap. I'm sorry, son. Daddy's here, and I'll promise to make it up to you and your mom. Maiyak-iyak naman si Vino habang yakap-yakap si Ismael. Bigla naman itong hinigit ni Vivian. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi mo siya anak? Pagdidiin pa rin ni Vivian. Kahit ano pang sabihin mo, Vivian. Alam kong anak ko siya at kayang-kaya kong patunayan yun. Sagot naman ni Vino. Matagal na panahon mo na siyang tinanggalan ng karapatan para maging tatay niya. Gigil ng tugon ni Vivian. So, anak ko nga siya. Paglilinaw ni Vino dahil nais niyang
Sa bibig mismo ni Vivian manggaling ang sagot sa kanyang mga katanungan. Buksan mo ang pinto! Pag-iiba ni Vivian ang usapan. Answer me! Ulit pa ni Vino. Buksan mo! Tumaas ang boses ni Vivian. Answer me! Hindi nakipagtalo si Vino. Oo! At napaamin na rin niya si Vivian. Maging si Vivian ay natigilan dahil hindi na rin naman niya kaya pang itangge. Na-corner na siya ni Vino at hindi na siya makakita ng butas. At binuksan na ni Vino ang pinto. Bago lumabas si Vivian ng kwarto ay may pahabol pa siya kay Vino. Ikaw man ang ama niya. Tandaan mo. Matagal ka ng patay para sa amin. Sambit naman ni Vivian. Hindi na umimik si Vino at hinayaan na muna si Vivian na pakawala ng galit sa puso nito. Ang importante sa kanya ay kumpirmadong anak niya nga talaga si Ismael at pwede na siyang gumawa ng paraan para makuha ang karapatan para sa anak niya. Sa paglalakad nila Vivian ay nakasalubong nilang attorney na may hawak ng kaso nila. Attorney! Tawag ni Vivian dito. Yes, Vivian? Hindi naman sila sinupladahan ito. Salamat po ha, nanalo po tayo sa kaso. Kung hindi po dahil sa inyo, baka nakakulong na po kaming mag-ina ngayon. Maraming salamat po talaga, sabi pa ni Vivian. Huh? You should have thanked Mr. Rivera. Siya ang nakiusap sa client niya na huwag nang ilabas ang mga proofs and evidence na hawak ng client niya. Because of him, hindi niya napinush ang case na hawak niya kahit ang dapat niyang gawin ay ipaglaban ang gusto ng client niya. I was just then curious kasi walang kaso na hindi napapanalo ni Mr. Rivera. First time niyang matalo dahil magaling na abogado siya. I really don't know what happened. O sige iha, may iwan ko na muna kayo dyan, ha? Nagpaalam ng attorney at naiwan na si Vivian na tulala. O di ba mama, dapat kay daddy tayo magpasalamat kasi siya pala yung tumulong sa atin. Nakangiti si Ismael dahil masaya siya na kilala niya na kung sino ang ama niya at ang mas nakakapagpasaya sa kanya ay si Vino pala talaga ang tatay niya. Daddy ka dyan. Naiinis naman na sabi ni Vivian. Sa kabilang banda naman ay gumaan na ang bahagyang kalooban niya knowing na si Vino nga ang dahilan kung bakit hindi sila nakulong. Malaking utang na loob ito kung tutuusin ngunit nanaig pa rin ang galit sa puso niya. Kaya mas minabuti na lang ni Vivian na manahimik. Anong ginagawa mo dito? Dinalaw ni Vino si Ismael. Nakita ni Vivian ang mga pasalubong nito para sa anak nila. Marama rin itong groceries sa dala. Yan lang ba, Vino? Ganyan lang ba ang akala mo kapalit ng lahat ng sakit na dinulot mo sa amin? Naluluhana naman si Vivian. Pinalabas na muna ni Vino si Ismael upang makapag-usap sila na maayos si Vivian at hindi na narinig ng binatilyo ang lahat ng kanilang mga sumbatan. Hayaan mo muna sana ako magpaliwanag, Vivian. Pakiusap pa ni Vino. Ha? Huh? Sa tagal ng panahon na lumipas, Vino? Ngayon mo lang naisip yan? Vino naman, hindi na maibabalik ng paliwanag mong pagkawala nila inay at itay. Napahagulhol muli si Vivian. Oo, alam ko yan, Vivian. Pero alam kong masaya na sila kung nasan man sila ngayon. At alam kong mas masaya silang bumalik na ako. Naiiyak na rin si Vino. Lumuhod ito sa harapan ni Vivian. Patawarin niyo ako ni Ismael, Vivian. Umiiyak habang hawak-hawak ang kamay ni Vivian. Naging duwag ako. Naging makasarili ako. At hindi ko kayo napaglaban. Sorry, Vivian, dahil natakot akong pagbalingan kayo ni Dad that time nang malaman niya yung about sa atin. Paliwanag ni Vino. Biglang nag-flashback sa kanya ang mga nangyari. You idiot! Suntok ang inabot ni Vino mula kay Roger. Alam na nito ang relasyon nila Vino at Vivian. Sinubukan pa ni Vino na pagtakpan at itanggi ang akusasyon ng ama, ngunit sinampal na nito sa kanya ang litrato bilang ebidensya na kapag magkasama sila ng nobya. Naroon rin ang pagpunta nila ng bar hanggang sa halikan nila sa sasakyan at pagdala niya kay Vivian sa hotel. What's wrong with her, Dad? I love her! Ipinaglalaban ni Vino ang relasyon nila ni Vivian. Ah, talaga ba? Sige, Vino.
Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ang pagmamahal mo na yan. Hindi ka na nadala sa mommy mo. At ngayon ganyang klase pa ng tao ang kukunin mo? May napatunayan ka na ba sa buhay mo? Galit na sabi ni Roger. What are you going to do then? You'll use your power? Sagot naman ni Vino. Yes, exactly. All my powers, Vino. Sige, ituloy mong relasyon mo sa babaeng yan at tatanggalan ko siya ng scholarship at ipapademolish ko ang squatters area na tinitirhan nila. Pagbabanta ng daddy niya. I'll stop then. Sinubukan ni Vino na dayain ang ama. Ngumisi si Roger. You think ganun ako katanga? Sabay hagis ng puting sobre sa mesa. Kinuha ito ni Vino at laking gulat niya dahil plane ticket ito papuntang Amerika. At 3 oras na lang ang pagitan para sa flight niya. Dad, please don't do this to me. Umiyak na si Vino. Sinubukan niya pa rin magmakaawa sa ama ngunit sa huli ito pa rin ang nasunod. I tried many times to contact you. Pero lahat ng calls and cards ko nakamonitor kay Daddy. I did all my best para makapagpaliwanag sa'yo at malaman ko kung anong balita sa'yo. Pero sobrang daming connection si Daddy. At kapag nahuhuli niya ako, palagi niya akong binabantaan at i-demolish niyang lugar na to. I was so afraid for you guys. Pero hindi ko na alam na marami na rin palang nagyari. Sa pagkakataong ito ay nakaupo na sila ni Vivian sa mesa at maayos na nag-uusap. Ano bang gusto mong mangyari ngayon, Vino? Nananahimik na kami ni Ismael. Ayoko madamay pa siya sa galit ng daddy mo. Tama nang malaman mo na anak mo siya at hindi na kulang ang pagkataon niya dahil nakilala ka na niya. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo, Vino. Naliwanagan na si Vivian ngunit ayaw niya nang maging parte pa ng buhay nila si Vino dahil sa galit ng daddy nito sa katulad niyang mahirap. Hinawakan naman ni Vino ang kamay ni Vivian. At nang maramdaman ni Vivian ang mainit na palad nito, ay nabuhay muli ang natutulog niyang puso at pagmamahal sa dating nobyo. Akala niya ay wala nang pakiramdam na ito. Ngunit iba pala talaga pag malapit na ang taong mahal mo sa'yo at nagkadikit ang bawat palad ninyo. Parang nagdahilan lang lahat at biglang napalitan ng pagmamahal at pagkasabik ang galit na nararamdaman niya para kay Vino. Nang matauhan ay biglang binawi ang kamay kay Vino. Not this time, Vivian. Kaya ko nang ipaglaban si Ismael. Kayong dalawa. Hindi na ako papayag na si Daddy pa rin ang magde-decide para sa buhay ko. Ayoko na kayong mawala. Muling kinuha ang kamay ni Vivian. Vivian, please. Give me one more chance. Mahal pa rin kita at hindi nawala yun. Hayaan mong bumawi ako sa inyo ni Vino. Hayaan mong ayusin ko to para sa pamilya natin. Please. Give me another chance. Mata sa mata ang pakiusap ni Vino kay Vivian. Ayaw na ni Vivian na magpaligoy-ligoy pa. Ayaw niya ng mabuhay na malungkot, bagamat kasama ang anak na si Ismael ay may kulang pa rin. At ngayong narito na si Vino sa kanyang harapan, nagmamakaawa, tumayo si Vivian sa kinauupuan. Hindi para tumakbong palayo, ngunit para yakapin si Vino. Miss na kita. Umiiyak. Tanging sambit niya. Isang araw ay sinama ni Vino ang mag-ina niya sa kanilang bahay. Kabadong-kabado si Vivian dahil itong kauna-unahang pagkakataon na tutungtong siya sa bahay ng nobyo at haharapin na ang daddy nito. Nahalata naman ni Vino na kinakabahan si Vivian kaya naman hinawakan niya ang kamay nito. Whatever happens and whatever he will say against us, I'll stay. I'll be here. At hinalikan na sa noo si Vivian. Saglit pa ay dumating na si Roger. Katahimikan. Nagulat ang lahat dahil nagkusa na si Ismael. Tumayo ito at lumapit sa matanda. Kinabahan naman si Vivian dahil wala naman siyang itinuro sa anak na gawin ito. Nais sana niyang pigilan ang anak ngunit, "Bless you," ang tugon ng lolo nito. Nakakatuwang isipin ngunit, nagpamano ang daddy ni Vino dahil ang buong akala niya ay susapladuhan nito ang apo. Hindi mo ba sila ipapakilala sa akin, Vino? Biglang tanong nito. Sobrang gulat na gulat si Vino dahil ang daddy niya pa mismo ang nag-insist nito. Nung sinet niya ang dinner na to ay walang imbik ang daddy niya. Basta nag-set lang siya at bahala na kung anong mangyari.
Ngunit lahat ng mga iniisip niya ay kabaligtaran ng mga nangyari. Dad, meet my girlfriend, Vivian. Pinakilala si Vivian. Good evening po. Magalang na body naman ni Vivian. And Ismael, our son, your grandson. Pakilala pa kay Ismael. Good evening po, Lolo. Ginaya nito ang pagbati ng kanyang ina. At natuwa naman si Roger. Okay then, please have a seat everyone and let's start to eat. Magiliw na tago nito. Napakasaya ng dinner na yon dahil naging maayos ang kanilang pag-uusap. Nagkaroon ng mga paliwanagan at patawanan, tawanan at biruan. Napakasaya ni Vino dahil tanggap na ng daddy niya ang mag-ina niya. Thank you, Dad. Kausap pa ni Vino ang ama habang umiinom ito ng tsaa at nasa taas na sila ni Vivian dahil inaantok na si Ismael. No, son. Thank you for your patience. Thank you kasi pinatunayan mong may na-raise kami ng mami mo na mabuting anak at may paninindigan. I am sorry if I made it hard for you and Vivian. But look, at the end of the day, there's still you and her. And the best part here is you have Ismael. I really admire your family. Nakangiti ang daddy niya habang nagsasalita. Dad, I know this is out of the blue to ask, but minahal mo ba talaga si mommy? Naluluha si Vino. Kinuha niya na ang pagkakataong ito para magtanong sa daddy niya. Yes, I did. I loved your mom more than she knew. More than my life. Diretso ang sagot ito. But why did you leave her? Pumatak ng mga luha ni Vino. I think it's about time for you to know. It was your mom's decision. She want me out of her life. Because she's dying. Gusto niya rin na wala ka para hindi natin makita ang paghihirap niya. Pero naging malambot pa rin ako at hindi ko matiis na paalisin siya ng bahay. And so I decided to leave you and stay with her. That was my biggest mistake. Naging duwag ako at naging mahina. And then she died. And so I promised myself na hindi yun mangyayari sa'yo. You have to be strong. Not for anyone but for yourself. Regardless of Vivian and Ismael. You still have those words 14 years ago. And now, you still keep on fighting for her. I just then realized that I am so lucky to have a son like you. I am proud and I know for sure that your mom feels the same way too. Tinapik si Vino sa balikat. Naiyak si Vino at niyakap ng mahigpit ang daddy niya. Ngayon ay napuna na ng puzzle sa kanyang isip. Hindi niya na kailangang isipin palagi kung ano ba talaga ang tunay na nararamdaman ng daddy niya para sa mommy niya. Ngayon ay malinaw na mahal nga ng daddy niya ang mommy niya at ang tampo at galit sa puso niya ay biglang nawala. Naging maayos na ang buhay nila ni Vivian dahil lumipat na sila sa bahay nila Vino. Bumalik na rin sa pag-aaral niya si Ismael at hindi naman pinabayaan ni Vino sa suporta upang hindi ito mawala ng pag-asa na makapagtapos. Nagpakasal na rin sila upang magamit na rin ni Ismael ang apelido ng ama. Hindi lumaon ay biniyayaan pa muli sila ng isa pang baby at ito naman ay isang babae. Napakaganda niya, Vino. Tinitigan nila ang bagong silang na anak ni Vivian. Kamukhang kamukha mo siya. Tugon naman ni Vino. Aba, baka akong kamukha niyan. Tutol naman ni Roger na naroon naman pala sa ospital dahil excited na makita ang bagong silang na apo. Siyempre naman, Dad. Tugon naman ni Vivian. Nagtawanan pa sila. Where's the baby? Where's the baby? Humihingal pa si Ismael dahil nagmamadali siyang pumunta para makita ang kapatid. Oh, be careful, sabi ni Vino. Hello, baby. It's me, Kuya Pogi. Tuwa-tuwa si Ismael sa bagong silang na kapatid. Okay, let me call you, Oviana, sabi pa nito. Oviana? Tanong naman ang mama niya. Yes po, Oviana, pag-uulit pa ni Ismael. Bakit naman Oviana? Tanong pa muli ni Vivian.
It's O from Dad's name, Vino, and Vienna from your name, Vivian. O, diba? Paliwanag naman ni Ismael sa magulang niya. What a nice name, ha? Huh? Pagsang-ayon naman ang lolo niya. O, diba, lolo? Perfect name po. Proud na proud pa si Ismael na nabuo niya na para sa kapatid. Okay then, let us call her Oviana. Desisyon naman ni Vino. Sure ka ba? Eh di ba may name ka na para sa kanya? Bulong naman ni Vivian kay Vino dahil nakita niyang sobrang saya ni Ismael dahil pinagbigyan siya ng daddy niya na magpangalan sa baby nila. Yes, B, I'm totally fine with that. And besides, it's a beautiful name. Anyway, thank you, B, for giving me Ismael and Oviana. Sabay halik sa noon ng asawa. Thank you din, B, kasi hindi ka sumuko sa aming mag-ina. Sobrang swerte ko kasi ikaw yung naging daddy nila. Sambit naman ni Vivian habang hawak-hawak ang kamay ng asawa. Napakasaya ni Vino dahil sa wakas ay kumpleto na ang kanyang pamilya. Naibalik niya ang babaeng nag-iisang minahal niya ng buong puso at buong buhay. Ang taong naging inspiration niya para makapagtapos. Sa dami ng naging pagsubok sa buhay nila ay narito pa rin sila at nananatiling matatag at matibay. Sila ang patunay ng isang relasyon na tibagin man ng maraming pagsubok ay mananatiling matibay dahil sa pagmamahal na kailanman ay hindi nawala at mas tumibay pa sa pagdaan ng panahon. Nakapagtapos si Ismael sa kursong katulad ng kinuha ng kanyang daddy. Naging abogado na rin ito at naging isa sa pinakamagaling na attorney na humahawak ng mga kaso. Si Vivian naman ay nagkaroon din ng pagkakataon na tapusin ang kanyang pag-aaral nang lumaki-laki na ang bunsong anak na si Oviana. Pinakita nila sa daddy ni Vino na hindi ito history repeats itself dahil talagang nakatadana na silang dalawa ni Vivian ang magkatuluyan. Sa kabila ng pait at sakit at hirap na dinanas si Vivian noong mga panahon na tinalikuran na siya ng mundo, narito ang maganda niyang pamilya na nagpalimot sa lahat ng hirap na dinanas niya. Hindi niya na kailanman pababayaan ang pamilyang ito at hindi niya hahayaang masira ng kahit na sino at kahit na anong problema. Mananatili siyang malakas sa lahat ng pagsubok na haharapin basta't alam niyang nariyan lamang ang asawang si Vino at hindi bibitawan ang kanyang kamay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!